Love is about sacrificing, serving, surrendering, sharing, supporting, and even suffering for others. Because love doesn't please itself by seeking revenge. Love sacrifices itself for the good of others. Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 1. Pinipilit ni Nestle na i-concentrate ang isip sa binabasa. Pero talagang ayaw pumasok sa kanyang utak ang nasa libro. Paano'y lumilipad ang kanyang isip sa kanilang pinag-uusapan ni Fred? Ang mga plano nila pagkatapos ng graduation. Matatapos na siya. Si Nestle, sa susunod na semester. Magiging nutritionist na siya. Usapan nila ng nobyo na magtatrabaho lamang siya ng isang taon at pagkatapos ay pakakasal na sila. Saan ka na ba nakarating? Nakangiting pukaw kay Nestle ng kanyang roommate na si Lovely. Nakagigising lamang. Malayo ang tanaw mo ah. Gising ka na pala, Lovely. Ang paiwas niyang sagot. Let me guess, Nestle. Si Fred? Umungol si Nestle na nakangiti. San ba kayo galing at 1 minute before dorm's curfew nang ihatid kanyang dito? Alas 10 ang curfew sa kanila ng kanilang kasera. Si Alimpuring. St. Agnes Dormitory ang pangalan nito. Dala-dalawang border sa bawat silid ang umuuko pa. Dalawang palapag ang boarding spaces. May 1 dozen ng rooms para sa mga babae sa 2 palapag na yon. Sa 3, panay naman mga lalaki ang nabuboard. Sa ground floors, ang mass hall kitchen. Tanggapan ng bisita at kung ano-ano pang para sa mga pangangailangan ng mga occupant. Pati na ang tanggapan ng mga bisita. Wala ka na ron. Ibinaling ni Nestle ang mga mata sa binabasang aklat. Umingos naman si Lovely. Hinigpit ang tuwalyang nakasampay sa dakong ulunan ng kanyang kama at lumabas na para maligo. Pabuntong hiningang isinara ni Nestle ang libro. Talagang wala siya sa mood. Nag-iisipan kasi niya ang suggestion ni Fred. Naiinip na raw kasi ito dahil 3 taon na siya nagkaon. At nasa 3rd year pa lamang ito ng komersyo na magkakilala sila at magkasundo. Ngayon ay mahigit 1 taon ito nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at gusto nung magkapamilya. Patamad na nahiga si Nestle. Pipilitin niyang matulog? Baka pag nagising siya ay wala na ang pangit na pakiramdam. Oh, bakit nahiga ka ulit? Hindi ka ba sasabay sa aking magsimba? Tanong ni Lovely na galing na sa pagliligo. Mamayang hapon na lang tayo magsimba, Lovely. Talaga lang masama ang pakiramdam ko. O sige. At humarap na to sa di kalakihang salamin at nakasabit sa dingding at nagsimulang suklayin ang basang buhok. Nang may mapansin siya, humarap kay Nestle at inilahad ang kanyang kamay. Bakit, Lovely? Nakantanong ni Nestle nang halos madikit sa kanyang mukha ang kamay ng kaibigan at boardmate. Wala ka bang napapansin? Meron, ang palad mong halos dumikit sa mukha ko. Naiinis si Nestle at bahagyang itinulak ang kamay. Bukod doon, ano pa? Teka, namumula ang palad mo dahil nababad sa tubig sa paliligo mo? Seryosong wika ni Nestle. Umadyak naman si Lovely. Kakainis ka? Hindi mo ba nakikita? Wala nang engagement ring namin ni Jeffrey. Aba? Oo nga. Bakit? Na-hold up ka? Bumalik si Nestle at worried na tinignan si Lovely. Ito talaga. Hindi po, no? Ibig sabihin, wala na kami. Break na! Parang walang anumang sabi ng kaibigan. Pero bakit? Mas worried siya kaysa kay Lovely. Binire ko. Si Jeffrey kasi yung tipong seryoso lagi. At hindi pa ako ready sa ganung relasyon. Nakalabing wika ni Lovely. Ano? Nakapag-break ka? Pero yan at parang walang anuman sa'yo? Pag kami ni Fred ang nag-break, baka mamatay ako dahil sa dalamhati.
taimtim na pahayag ni Nestle. Naku Nestle, bakit ko naman gaganunin ang sarili ko? Eh, yung nobyo naman eh hindi mo kaano-ano. Saka, ako naman nasa process ng paghahanap. Kung marunong silang mga lalaki na mag-select and collect, dapat tayo ding mga babae, no? Lovely! Shock na balala si Nestle. Sus, Ginoo. Ano naman ang nakakasyak sa sinabi ko? Ikaw ang nakakasyak niyan eh. Computer age na tayo, millennial na. Mala Maria Clara pa ang attitude mo. Sa love lang naman. Sa ibang bagay naman eh hindi na. Dahil sa pag-ibig, isang kutang damdamin. Ang puso. Ako rin, Nestle. Kaya ang ako, namimili. Nakakaapat na ako ng palit ng boyfriend. Pero talagang hindi ko pa makita. Ang talagang hinahanap ko sa isang kakasamahin na habang buhay. Akala ko ba modern ang pagtingin mo sa love? Eh ayan at panghabang buhay pa lang hinahanap mo? Napatawa naman si Lovely. Huli siya roon ni Nestle. Ang totoo, Nestle, may pagka-conservative din ako. Sa punto na inilalapit ko ng loob ko sa isang lalaki na gugustuhan ko. Pero malayo ang katawan ko. Saka, ang gusto kong relasyon sa isang nobyong na ipasa kong mag-aari sa akin sa kanyang buong buhay. Eh yung tipong magkakasundo kami. Walang away at bugbugan blues. Hindi ba alam hindi siya gwapo at mayaman, no? Kahit hindi mo talaga love. Nestle, syempre kasama yun. Hindi naman ako makikipag-on sa isang lalaki kung hindi ko mararamdaman pwede siyang mahalin, no? Si Fred, mahal na mahal ko siya, Lovely. At ganoon din siya sa akin. Sus, paano mo na nalaman? Sige. Wika ni Lovely habang nagpa-brush ng kanyang mahabang buhok. Sa 3 years naming pagiging mag-on, bawat sandali ay naroon ng pag-ibig. Parang nangangarap na nagkukwento si Nestle. Kahit minsan hindi pa kami nag-away ng grabe. Simpleng tampuhan lang. Para sa akin, siya lamang ang lalaki makakapagpaligaya sa akin. Kung sa bagay nga, siguro, pag nakakita na ako ng katulad ni Fred, hindi ko napapalitan. I mean, yung kapares niyo ang pagsusunuran. Eh bakit nga ba kayo nag-break? Aba, gusto pa naman pakasal na kami. Ayoko kasi sumama sa kanya sa gusto niyang puntahan hanggang hindi kami kasal. Kaya nag-aapura. Pareho lang kaming next year pag-graduate. Gusto namang makapaglingkod sa parents ko kahit 1 taon bago ako lumarga. Mahabang paliwanag ni Lovely. Akalain mo, pareho pala tayo ng gustong mangyari? Yan ang iniisip ko kaya hindi magkawasto yung binabasa ko, Lovely. Natatawa namang sabi ni Nestle. At nang may biglang kumatok, napatigil tuloy ang kanilang usapan. Tuloy, bukas yan? Uwi ka ni Lovely at bumukas ang pinto. Ay, si Aling Pura pala. Magandang umaga po. Hindi pa kayo nag-aalmusal? Saka may tawag ka sa telepono, Nestle? Si Fred, nasa loob na ang kasera. Sige po, susunod na kami. Wika ni Lovely at tumayo na tinihatid hanggang pinto ang middle age na nilang kasera. Hinagod naman ni Nestle ng brush ng kanyang maladyemi mo na buhok at sumunod na rin kina Aling Pura at Lovely. Kilala na doon si Fred. Doon na siya naligaw kay Nestle at doon na rin niya napasagot ang dalaga. Sa lahat ng mga manliligaw ni Nestle, eh si Fred ang napipisil ni Aling Pura sa 1 taon na niyang border. Dahil magalang, mabait at may magandang breeding si Fred. Swerte mo, Fred. Ikaw ang pinili ng paborito kong dormitorya. Nasa kanya ang mga katangi ang kapuri-puri at magiging mabuting may bahay. Wika ni Aling Pura sa binata nang malamang sila na nga ang magkasintahan. Kayo ho, pati sa inyo nangangako ako, Aling Pura, dahil para na rin kayong mga magulang ni Nestle dito, na hinding-hindi ko siya lolokohin. Ganun ko po siya kamahal. Nilingon pa niya si Nestle na nasa kanya ng tabi. Salamat naman, iho. Kung ganyan ang pagmamahal mo kay Nestle,
pero sana'y makilala mo ang kanyang mga tunay na magulang. At bigla ang pagsabat ni Nestle. Naku, huwag po muna. Ayokong isipin ng mga magulang kung pinapag-aral ako rito sa Maynila eh. Sinasabayan ko na pakikipagnobyo. Basta ba hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo? Susog pa ni Aling Pura. Pero mamamalagi silang mag-alala. Mabuti na yung napapanatag sila. Talaga naman pong hindi ako lalagay sa pag-aasawa hanggat hindi ko natutupad ng pangako ko sa kanila na bibigyan ko sila ng diploma. Kapwa sila tumupad sa kani-kanilang pangako. Si Fred ang kanyang matapat na pagmamahal kay Nestle at si Nestle. Hindi nagpapatangay sa kanyang damdamin para kay Fred. Kaya dumaan ang mga taon na walang dapat na ipag-alala ang mga magulang ng dalaga. Yun nga lamang, nanatiling lihim ang kanilang ugnayan ng binata. Nag-uusisa rin naman si Aling Sara, ang ina ni Nestle kay Aling Pura, kung may alam ito tungkol sa love affair ng anak. Pero ikinailan ng kasera. Hindi naman siya nangangamba dahil nakikita naman niyang hindi lumalampas sa kagandahang asal ang magkasintahan. Minsan isang buwan ay dinadalaw nito ang anak. Kagabi lamang, ilang buwan pa't makakatapos na si Nestle. Bumanggit si Fred ng tungkol sa pagkainip at napagkayarian ng nga nilang maglilingkod muna siya sa kanyang mga magulang at saka sila magpapakasal. Dinampot ni Nestle ang nakahang na telepono. Nagtataka siya dahil alam niya iuuwi si Fred sa kabanatuan. Ang probinsya ng Katipan kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Hello? Andap niyang sabi. Nestle, hindi ako natuloy. How about lunch out? Susunduin kita. Sabi nito mula sa kabilang dulo ng telepono. Bakit? Naratnan ko na rito ang inay at titay ko kagabi pag uwi ko. Umaga pa raw sila lumuluwas. Namili sa divisoria at dito na nagpalipas ang gabi. Nadalaw tuloy ako. Kaya hindi ko na kailangan umuwi, diba? May inggit naman na sumagi sa dalaga. Buti ka pa. Nakita't nayakap na sila. Ako dalawang buwan nang hindi nakaka-uwi. Nag-aalala na nga ako eh. Ayaw ka lang sigurong abalahin nila. Dahil nga malapit ka na makatapos. Magpapaluwag naman ang kalooban na sabi ni Fred. Siguro nga. Pero yung imbitasyon mo eh, kung dito na lang kaya tayo. Tinatamad akong lumabas at ayaw kong mapagod. At kailangan ko makapag-review mamayang gabi. Paliwanag ni Nestle. Sige, sabihin mo lang kay Aling Pura na isahog ako. Magdadala na lang ako ng fruit and ice cream. Nanukso si Lovely ng palapit sa breakfast table si Nestle. Hindi na ba kayo nagsawa? Iilang oras pa lang kayo nagkakahiwalay? Nagtawagan na agad? Ganun talaga ang nagmamahalan. Susug naman ni Aling Pura na pinagsasali ng mainit na kape si Nestle. Ingit ka lang, Lovely. Kaya next time around na maghahanap ka ng boyfriend, iyakin mo na kasing sweet ni Fred. Bakit? Lovely, nasan yung sumusunod sa'yo narito nung madalas? Tanong ni Aling Pura. Wala na ho kami. Kagabi lang. Abay, nagyaya na sa biglaang liko o kaya raw eh. Makasal na kami para makonsume na ang aming pag-ibig. Ikinuwento na ni Lovely para hindi na mag-usisa pa si Aling Pura. Tama, hindi ka pa nga tapos, Lovely. Gumaya ka kay Nestle. Idol ko nga ho siya eh. Hoy, tigil. At hinampas niya si Lovely. Baka isipin ng boarders na makakarinig eh, papalit-palit din ako ng boyfriend, no? Tawanan silang tatlo sa birong yon ni Nestle. Samantala, hindi pumayag si Fred na hindi nila makasalo si Aling Pura at si Lovely sa lunch. Hindi lang prutas ang dala niya, kundi may lechong manok pa. Para ano ba tong lunch na to ha, Fred? Usisa ni Aling Pura. At gusto mong kasalo pa kami? Kagabi ho kasi binigay na ng inay at itay ko ang kanilang blessing para makapag-asawa na ako. Paliwanag naman ni Fred. Tatlong pares na mga mata ang sabay-sabay na tumutok sa binata. Hindi yata ganyan ang usapan natin, Fred. Tutol agad ni Nestle. Pagka-graduate ko, isang taon pa ang hihintay natin. Kaya nga pumahig sila agad, Nestle. Lalo na nang sabihin kong ikaw.
Tamang-tama raw ang panahong yun para makapaghanda ako. At sakalang muli napanatag ang mukha ni Nestle. Ang tanghaliang ito, bali pa siya sa nalalapit niyong kasal? Tumangot-ango pa si Aling Pura. Dahan-dahan lang ang kain, lovely. Una ni Nestle sa kaibigan. Tumataba ka eh. Sige, baka wala na magkagusto sa'yo. Teka nga, matagal na tayo magkakaibigan eh, hindi ko pa alam ang tunay mong pangalan, lovely. Wika ni Fred. Ah, basta mahabang kwento, Fred. Nang ipinanganak daw ako, blue baby. Pero ang tingin daw sa akin ng mama ko hindi blue kundi lavender. Kaya ayun ang tanungin ng doktor kung ano ilalagay sa birth certificate ko. Lavender nga ang nilagay. At matunog na lovely ang palayaw. Masayang nagpatuloy ang kanilang lunch. Nang magring ang telepono, si Aling Pura ang tumayo para sagutin to. Kinausap sandali ang nasa linya at saka kinawayan si Nestle. Baka si Glenn? Tukso ni Lovely. Umirap lang si Nestle sa kanya saka nagpatuloy sa dako roon ng mesa hall kung saan nakasabit ang telepono. Uy, loko lang yun, Fred, ha? Hindi na tumatawag dito si Glenn mula nang tapatin ni Nestle na may sweetheart na siya. Maliwanag ni Lovely nang makitang umasim ang mukha ni Fred sa kanyang biro. Matagal ding nakipag-usap si Nestle sa tumawag. At nang magbalik sa mesang kainan, ay malungkot ito. Bakit, Nestle? Sino ba yun? Tanong ni Fred. Kuya ko ang tumawag. Fred, ipinatatawag daw ako. Kung maaari ay lumipad na ako pauwi ngayong gabi. Ano raw ang sakit? Heart attack daw ho. Lilipad ka ba mamaya? Tanong ni Fred. Kung may available seat pa ako sa aeroplano ngayong night, uuwi muna po ako. Gusto mo bang samahan kita? Ihatid lang kita at babalik din ako sa next available flight for Manila. Wika ni Fred. Linggo ngayon, walang office kaya kailangan sa domestic airport na tayo mismo magtuloy at magtanong. Tama ka, Nestle. Pero dalhin mo na rin ang konting damit mong dadalhin para tuloy-tuloy na kayo. Ayon naman ni Aling Pura. Ako na, Nestle, ang bahala sa eskwela. Ilang araw ka kaya magtatagal dun? Tanong naman ni Lovely. Hindi ko tiyak, Lovely. Itatawag ko sa ibu ko sa umaga. Hindi ko nga tiyak kung ano talaga ang kalagayan ng papa ko eh. Nag-aalala talaga si Nestle. Sinuwerte naman na hindi puno ang eroplanong paalis patungong Visayas. Kumuha agad ng tiket para sa dalawa si Fred. Kung sumama na kaya ako sa'yo hanggang ospital, Nestle. Huwag muna ngayon, Fred. Lalo na't may sakit ang papa. Makakadagdag pa yun sa alalahanin ng mama ko. Nag-iisang babae lang akong anak nila. May asawa na ang kuya ko. At ang bunso naman namin nasa high school pa. Kailan pa? Sa graduation ko. Sana magaling na din si papa. Alam mo, iyak naman kahit paano may hinala silang minamahal ka na at may boyfriend ka na. Isang maganda, matalino at normal na babaeng katulad mo ay imposibleng walang maligaw at wala namang magugustuhan. Hindi na siya nasagot ni Nestle. Mula sa sound ng system ng airport ay tumatawag na ang kailangan ng makasakay ang mga pasaherong Iloilo bound. Magkakapit kamay na sumabay na sila sa karamihan ng mga pasaherong sasakay. Paglapag naman nila sa Iloilo, ay kumuha agad si Fred ng taxi. Saan ka ba tutuloy muna? Sa hospital o sa bahay? Usisa niya sa dalaga. Sa hospital na, Fred. Gusto ko makita agad ang papa. Sagot niya habang pasakay na. Sige, hindi ko nabibitawan tong taxi at pahatid na ako sa maaari kong mapagpalipasan ng gabi pagkatapos kong maihatid ka. Manong, sa Iloilo General Hospital po. Utos ni Nestle sa chopper ng taxi. Hindi naman kalayuan sa paliparan ng Iloilo ang city proper kung saan naroon din ang malaking hospital na pinaghatiran sa kanila ng sasakyan. Wala pang 5 minuto ay naroon na sila. Nestle, pigil niya sa bisig ng katipan na pababa na. Baka hindi tayo magkausap. Babalik na ako bukas. Tawagan mo ako sa sandaling makabalik ka na, ha?
Tumangon naman si Nestle at kalingon kay Fred. Silamantala ito ng binata at mabilis na dinampian ang halika mga labi ni Nestle. Ngumiti ang dalaga at nagmamadali na bumaba. Dala ang kanyang overnight bag. Nasa 5th floor ang kinaroroon na ng kanyang papa. Nasa ICU pa rin. Ayon sa information clerk na napagtanungan ni Nestle sa pagpasok pa lamang ng hospital. Kumusta ang papa, ma? Tanong niya sa ina na hindi napansin ang kanyang paglapit. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Walang pagbabago, Nestle. Nagpahid ng luha si Aling Sara. Lagi kanya ngayong tinatanong ng mga unang araw ng kanyang pagkakasakit. Mga 3 linggo na nakakaraan ay ayaw niyang ipaalam sa iyo. Pero sa pinakahuling atake niya, hinanap ka na niya. Gusto ko siyang makita, ma. Umiiyak na rin wika ni Nestle. Hindi tayo maaaring magtagal sa kanyang room. Kailangan niyang pahinga, Nestle. Sisilipin ko lang siya, ma. Tulog si Mang Oscar na pumasok ang mag-ina. Maraming tubong nakakabit sa kanyang katawan. Sa ilong, ang oxygen, sa braso, dextrose at ang mga tubo para sa kanyang heart monitor. Marahang lumapit si Nestle. Ibang Oscar ang kanyang namalas. Ang dating matitipuno nitong bisig at katawan ay payat ngayon. Nanlalalim ang mga mata at humapak ang dating sariwang mga pisngi. I-consider na ito'y mahigit lamang 50 taon na sa kasibulan pa rin. Hindi napigil ni Nestle ang mapaluha. Impita tayo niyang magambala yon sa pagpapahinga ng ama. Naramdaman niyang ikinawit ng kanyang mama ang isa niyang bisig palayo. At sumunod siya. Sara? Paos at marahan tawag ni Mang Oscar sa asawa. Biglang napabalik ang mag-ina. Nakakpikit pa rin si Mang Oscar pero naka-extend ng isang bisig at waring inaapuhap nito ang kabiyak. Narito ako, Oscar. Malambing na sagot ni Aling Sara sabay gagap sa palad ng lalaki. At narito na rin si Nestle. Nagmulat si Mang Oscar at nang makita ang anak, isang malungkot na ngiti ang ginawang pagbati kay Nestle. Papa, umuwi agad ako nang malaman ko. Sabay halik sa pisngi ng kanyang ama. Nestle, huwag ka mag-alala. Gagaling na ako. Pahayag naman ito. Talaga, papa? Lalo ngayong narito na ako. Dahil ako mag-aalaga sa'yo. Oscar, huwag ka na magsalita. Lalabas na kami, makakasama sa'yo ang pagod. Tumango lang ang may sakit at muling pumikit. Nakalarawan nga ang strain agad sa mukha nito at ang paghingal. Na makalabas sila sa ICU unit ng ama, nag-aalala lang nagtanong si Nestle. Ano talaga, ma? Ano bang kondisyon ng papa? Maputlang maputla at humihingal sa kaunting pansasalita ang dalaga. Ano ba ang sabi ng doktor? Hindi na nakapagpigil si Aling Sara. Pahagulhol na sumabsob sa kanyang mga palad at yugyug ang kanyang mga balikat. Ma? Hinaplos-saplos niya ang likod ng ina. Sinabi na ng doktor kahapon. Sabi nito sa pagitan ng pagsigok. Bypass operation ang kailangan ng papa mo. Triple bypass. At kailangan ng malaking halaga. Bakit hindi natin ibigay yun? Kahit maisan lapa ang ating mga lupa, ang bukid. Matiwasay namang sabi ni Nestle. Nestle! Wala nang lupa o bukid na isasanla. Nailit ng lahat, anak. Marami kang hindi alam sa nangyayari dito. Mag-aapat na taon ka nang nag-aaral sa Maynila. At tumingala siya kay Nestle habang hinig ang mga labi. Pero bakit? Ma, hindi ko po ito naiintindihan. Siguro dahil anak niyo rin ako, karapatan kong malaman ng lahat, ma. Maigting ang tinig ni Nestle. Milyon ang halaga ng ating mga lupain, pero ang ating villa at ang patanim. Paanong nawala ang mga yon, mama? Nagpahid naman ang luha si Aling Sara at pagkawahinawakan si Nestle sa braso. Halika, doon tayo sa silid na kinuha ko, anak. Doon ililipat ang iyong papa sakali maging stable ang kanyang kondisyon. Walang kibong sumunod si Nestle sa ina.
Magulo ang kanyang isip. Paano ang malaking kayamanang yun ay basta na lamang naubos nang wala siyang kaalam-alam? Paano ang kanyang dalawang kapatid na lalaki hindi tumutol o kaya ipinalam sa kanya gayong paminsan-minsan na umuwi siya? O kaya kahit sa telepono? O dinadalo siya sa dorm ng pagluwas ng mga ito kapag namimili? Inilak ni Aling Sara ang pinto na makapasok sila sa hospital room. Naupo si Nelsie sa isang silyang naroon na natiling nakatayo ang kanyang mama at nakakapit sa steel edge ng kama na waring kumukuha ng suporta mula roon. Ma, nakikinig ako. Muntag niya sa ina. Tumikim si Aling Sara at parang pagod na naupo na sa gilid ng kama. Kung ano man ang ginawa ng iyong ama, maniwala kayong dahil sa paghangad niyang mas maibigay sa inyo ng higit pa sa hawak na namin. Pagsisimula ni Aling Sara. Ako, para sa sarili ko hindi humihingi ng kahit ano pa, ma. Pero, ganun lagi ang isang magulang anak. Ang laging iniisip ay para sa kapakanan ng mga anak. Isang araw magiging ina ka rin. Mauunawaan mo lamang ang ibig kong sabihin pag dumating na ang sandaling yun. Ayun nga, nagbalak siyang paluguin pang lalo ang aming haawak. Sumosyo siya sa isang kaibigang may lumber concession. Sa unang taon ay kumita, pero nang sumunod ay nalugin at nagsara. May nalalabi pa rin at nag-invest siya sa kopra. Sa di malamang sanhi, ay nagkatambakan naman ng kopra. At iyon nga, kabi-kabila siyang nakikipagsapalaran upang makabawi. Pero, parang tinitikis kami ng kapalaran. Pati ang ating bahay. Ang sakahan ay naisanla. Ngayon, ang ginagasta ko sa pagpapagamot sa kanya, pati ang gagastusin sa nakatakdang bypass operation niya, ay puro utang, Nestle. Utang? Kanino, Mama? May nagpapautang pa sa atin sa kabila ng kalamang bankrupt na tayo? Meron naman, Nestle. Si Governor, ang ninong ng Kuya Mandy mo sa Pinyag. Oh, ang alam ko, sure siya. Hindi nagbibigay ng walang inaasahang kapalit, Mama. Sa ibang tao marahil, pero sa atin, hindi niya gagawin yun. Ang papa mo ang instrument sa pagkakalagay niya sa pwesto. Sana nga, Mama. Pero may masama akong kutob. At natatakot ako sa maari niyang hingin sa atin. Dahil kung wala na nga ang ating mga lupain at nakasanla pa ang bukid at ang ating villa, ano pa ang makukuha niya? Nestle, kahit anong sama ng isang tao, ay may nakaukit pa rin kabutihan sa kanyang puso. Kahit minsan ay wala ako narinig na pangit mula sa kanya. Sana nga, Mama. Kailan daw ang nakaschedule ang operasyon? Pinalalakas pa siya. Saka iluluwas sa Maynila. Alam mo namang mas makabago ang mga kagamitan doon. At iyon isang mukahi rin ng kumpare. Hindi na kumibo si Nestle. Kaya lang ayaw siyang hiwalayan ng masasamang kutob sa kanilang gobernador. Ang mabuti pa, anak. Umuwi ka na muna sa atin. Magpahinga ka. Bukas na tayo muli mag-usap. Nasa iba ba ang kotse ng papa mo at nariyan din ang driver at ipapahatid kita? Pero, mamaya lang ay patutulugin ko na si Oscar. Bukas na ng umaga ang kanyang gising. Hindi mo rin naman siya makakausap. Baka bukas ay maging maganda ang kanyang pakiramdam. At kahit paano, makakapag-usap kayong dalawa. Kayo po ang bahala, Mama. At makalipas lang ang ilang sandali, ay tuluyan nang lumabas ng ospital ang dalaga. Chapter 2. Sa Roman Pension House, inihati ng driver si Fred. Nag-check-in siya for the night. Maayos at malinis naman ang room na nakuha niya bagamat maliit. Ay condition ito na nakapagbibigay sa kanya na ginhawa pagkatapos ng mahaba-haba rin namang biyahe sa mainit na lunsod ng Iloilo. Nag-shower si Fred. Isinuot ang dalang pajama. Yun lang naman ang nasa maliit niyang bag at saka ang personal na gamit. Pagkatapos pa ng ilang night rituals, ay nahiga na ang binata.
pero ang kanyang isip ay nasa kasintahan. Naiinis siya sa sarili at hindi niya nahingi kay Nestle ang telepono ng bahay nito. Sana natawagan niya. Nagbaka sakali si Fred sa ospital. Kaya lang ay hindi naman ibinigay sa kung sino man ang bantay ng may sakit. Wala nang pag-asa. Nahiga na muli siya. Ngayon ay babalik siya sa Maynila na hindi tiyak kung kailan luluwas si Nestle. Alam niyang hindi siya mapapaligay. Nasanay na siya na naroon lang si Nestle sa dorm. Na kahit anong oras niyang gustong makausap, ay natatawagan niya. Kung gustong makita, isusundin lang niya sa university. O kaya, dadalawin sa dorm. Muli siyang bumangon at hindi siya makakatulog ng basta-basta. Alam ni Fred, dinabot ang kanyang cellphone at dumayal sa operator. Pakikunik siya sa kantinang penthouse. Order siya ng 2 bote ng beer. Pero nang sumagot ang operator, naisip niyang pakiusapan ito para hanapin ang Oscar Lazarte sa direktoryo. Businessman ito at tiyak na listed. Hindi naman nagtagal at ibinigay sa kanya. Tuwang humingi ng direct line sa operator at idinayal ang mga numerong nakuha. Samantala, kararating lamang ni Nestle nang tumunog ang telepono sa hall patungo sa kanyang room. Nasa ibaba ang maid kaya siya na ang dumampot. Sandaling nakalimutan ng mga nasa isip na mga sandaling yun nang marinig ang boses ni Fred. Paano mo nalaman narito na ako? Bungal agad niya ng tanong. Sa phone book, silly girl. At nagtatawang sagot ni Fred. Akala ko nga hindi na tayo magkakausap bago ka bumalik sa Maynila. Anong oras daw ang flight mo? 8:00 ng umaga. Hindi na tayo pwede magkita pa. Kailan sa akala mo pwede kang magbalik? Walang katiyakan, Fred. Mas malamang nasasabay na ako sa pagluwas ng papa at mama. Sa Maynila siya ooperahin. Pinalalakas lang siya. Bigay impormasyon ni Nestle. Paano ang schooling mo? Next week na kamo ang finals nyo? Bahala na, Fred. Kung hindi ako makakakuha ng special exams, pwede namang mag-summer graduate. Nestle, I love you so much. Mamimiss kita habang wala ka. Fred, hindi sapat ang salita para sabihin ko sa'yo mahal na mahal din kita. Marami pang gustong sabihin si Fred tungkol sa kanyang damdamin para sa kasintahan. Mga bulong ng pagmamahal. Pero hindi yun ang tamang panahon. Alam niya, nasa bingit ng kamatayan ng ama nito. Nestle, sige, magpahinga ka na. Sana kung may time ka, tawagan mo ako sa office. Hindi ako mapapalagi kapag hindi ka nakabalita. Asahan mo, Fred. Araw-araw. Nang muli mahiga si Fred ay medyo punatag na siya. Dinadasal niyang sana. Bumuti agad ang kanyang magiging biyanan. Ayaw din niyang nag-aalala si Nestle. Na alam niyang mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. 9:00 ng umaga nang magbalik si Nestle sa ospital. Masaya siyang sinalubong ni Aling Sara. Patuloy daw ang pagbuti ng kondisyon ng papa mo, anak. At kung hindi magbabago, pwede nang iluwas sa makalawa pa Maynila. Ikinalawit na siya sa bisig palabas ng hospital room. Salamat naman. Pwede ko ba siyang makausap, mama? Sabi ni Dr. Garcia, isandali lamang. Magaan ang kanyang katawan, Nestle. At nakakain ng mabuti. Ininiksyo na ng private nurse si Mang Oscar at ito nang pumasok ang mag-ina. Nakangiting pareho ng halika ni Nestle ang ama. Sabi ko na, basta nakita ko ng papa ko gagaling na, di ba, papa? Naupo siya sa tabi nito. Tumango naman ang may sakit at ginagap ang isang kamay ng anak at marahang pinisilat ngingiti-ngiti. Ganyan nga, huwag kayong magsasalita. Para hindi kayo mapagod. Wika ng nurse. Pa, huwag ka mag-alala. Hindi kita lalayuan hanggang hindi ka magaling na magaling. Pangako ni Nestle at muling hinalikan ng ama. Kahit sa operating room pa. Magkasama kami ng mama at ng mga kapatid ko. Mortal booster mo, diba? Cheering squad pa. Mahina namang sabi ni Mang Oscar at masaya ang ngiti. That's my papa. Bulala si Nestle tuwang-tuwa sa nakikitang saya ng ama.
kaya ko lang gustong mabuhay ay para sa inyo mga anak. Medyo malungkot nang sabi nito. Aba, dapat lang. Wika naman ni Aling Sara. Dahil kailangan ka pa namin, Oscar. Kaya dapat na hindi ka magpagod, Papa. Narinig mo sabi ng nurse? Baka palabasin na kami rito. Mawawalan ka na ng inspirasyon. Dalawa yata kami magaganda ng inyong pamilya. Sinisikap niyang lalong pasayahin pa ang ama. Nagpatuloy ang pagiging stable ng kondisyon ni Mang Oscar. Kaya, kinamakalawahan kasama ang buong pamilya lumapad sila pa Maynila. Itinuloy agad ito sa Maynila Medical Center kung saan gagawin ng bypass operation kay Mang Oscar. Kinasundo ng governor ang pinakamahusay na surgeon na magsasagawa ng operasyong ito. Nang maisaayos na ni Mang Oscar sa medical center, ay saka lamang nakatawag si Nestle kay Fred. Sa tatlong araw na inilagi niya sa Iloilo, hindi niya iniiwan ng ama kaya pansamantalang iwinaglit sa isip ang kaninang usapan ni Fred na araw-araw ay tatawagan niyang binata. Nang makabalik siya sa boarding house, ay ang pagtawag kay Fred ang kanyang inuna. Gusto ko nang magtampo, Nestle. Sabi nito sa kabilang dulo ng kawad. Eto na ako. Talaga lang hindi ko maiwasan ng papa. At ayaw niya akong paalisin sa kanyang tabi. Paliwanag naman ng dalaga. Ibinalirata rin dito na itinatakda ng operasyon ng ama sa lalong madaling panahon. Ang kalagayan ni Mang Oscar at ang kaligtasan nito ang umuuko pa sa buong kaisipan ni Nestle. Kaya ang tungkol sa nalustay na kabuhayan nila'y nawaglit ng ganap sa kanya. Lahat sila'y nakarali sa ama. Matagumpay namang nakaraos si Mang Oscar sa triple bus operation. Ngayon ay nasa sariling silid na ito at nagpapagaling. Pag-uwi natin sa Iloilo, isang malaking Thanksgiving party ang ibibigay natin. Sabi ni Aling Sara sa asawa at mga anak. Kailangan pa ba yun, Mama? Tanong naman ni Mandy, ang kanilang panganay. Bagong buhay siya, Mandy. Sabi ng doktor, mag-ingat lamang siya at higit pa sa 10 taon ay mabubuhay pa siya ng maayos. Hindi ba dapat ipagpasalamat yun? May katwiran ng inyong mama, Mandy. Kailangan ko pang mabuhay. Hindi naman ako basta susuko. Kailangan ko makabawi. Napatingin si Nestle kay Aling Sara at nagkaintindihan sila. Binalingan ni Mang Oscar si Aling Sara. Sara, gusto kong kausapin mo na ang ating mga anak. Makapagbibigay sa akin ng iba yung kapanatagan kung malalaman nila ang lahat. Lalo na si Nestle. At kung ano man ang kanilang sagot ay tatanggapin ko naman ng buong puso. Sabi nito kay Aling Sara habang doon lang nakatingin. Napatungo si Aling Sara at nakagat ng mariin ang labi. Ano ba yun, Ma? Ngayon na ba dito? Si Bunso. Narinig mo ang iyong papa, di ba? May tigas ang boses ni Aling Sara. Kahit ano yun, basta sa ikabubuti ng papa. Tinapik pa ni Nestle ang pisngi ng kanyang papa. Maganda na ang kulay mo, pa. Dapat ngang pag-usapan ang dapat pag-usapan para pag-uwi sa Iloilo, dudugtungan mo na ang naputol mong trabaho. Alam niyo na kung ano ang nangyari sa kabuhayan natin. Dahil nga sa pagsisikap naming mapaunlad pa ang ating katayuan sa buhay. Pero hindi nga sa lahat ng pagkakataon, pinapahalad ang negosyo. Simula ni Aling Sara. Iniabot ni Nestle ang isang kamay ng ama at mahigpit na kiniyom ang palad nito at pinisil. Pinaramdam niya rito wala sa kanya kung nalugi man sila o hindi. Napansin ni Nestle na umiwas itong tumingin sa kanya. Ang nalalabi na lamang sa atin, pagpapatuloy ng kanyang ina, ay ang ating villa at ang 1 hektaryang pasaka. Pero nakasadla pa rin kay Gobernador sa ninong mo, Mandy. Saka, ang 1,000,000 pang perang nautang ko sa kanya. Lahat ng iyan ay alam ng papa ninyo. Kahapon ay napadito si Governor. Dumadalaw at nangungumusta sa kanyang pautang. Kaya nagpasya na kami ng papa ninyong sabihin sa inyo to. Isang pangigipit na ito, Mama. Wika ni Mandy. Hindi pa nga magaling ng papa? Hindi niya tayo ginigipit sa salapi. Ang minabadali niya ay ang pagpayag natin. Ni Nestle, na makasal sa kanyang anak, na si Donald.
kay Don. Ma! Napalakas na sambit naman ni Nestle. Ano? Ipinagkakasundo niyo ako nang hindi man lamang ako sinasangguni? Hindi masalubong ni Aling Sara ang titig ng anak. Pinalingan niya ang kanyang papa. Lumingin nga ito sa kanya. Mga titig na nakikiusap. Nagpapaunawa. Papa? Sabi ko kanina, hindi naman kailangan sundin yun. Kahit mailit niya ang ating villa at ang isang ektaryang pasaka, ay hindi na bale. Gumaling lang ako ng tuluyan ay makakapagpasimula akong muli. Mababawi ko rin ang lahat ng nawala sa atin. Walang nakikibuo isa man sa kanila. Bakas na bakas sa mukha ng may sakit ang dinadalang sentimento. Lalo na si Nestle. Alam niya nagsisisi ang ama, pero nagipit ito at kumapit sa patalim. At upang makabawi ay kailangan siya ang sumalo. Papa, Mama, babalik na muna ako sa dormitoryo. Gusto ko mag-isip. Aalis na muna ako. Mayu siya tuloy-tuloy na iniwan ng mga magulang at ang dalawang kapatid na babae. Narat na ni Nestle ang kaibigan at roommate na si Lovely na nakahiga at nanonood ng telebisyon. Nestle, kumusta lang airpat? Patuloy ang kanyang improvement. Siguro isang linggo na lamang at maiuwi na siya sa Iloilo, Lovely. Saka pabagsak na naupo sa kanyang kama. Eh bakit ganyan na mukha mo? Kung papagaling na nga si Mr. Lazarte, tingin ko'y mas problemado ka kaysa nung malubhang-maluba siya. Tama ka, Lovely. Dahil ang problema ko ngayon ay kasangkot si Fred. Bakit? Dumalo rin ba siya sa ospital at nakilala siya ng pamilya mo at inayawan siya? Sunod-sunod na tanong ni Lovely na ang hangat ay magpatawa lamang sa kaibigan. Hindi naman natawa si Nestle at tumiling lang. Eh ano? Binitiwan na ni Lovely ang remote na hawak. Hindi na pinansin ang pinanunood. Lovely, mabigat eh. Kailangan kong pakasal sa anak ng gobernador sa amin. Buhay ng papa ko ang katumbas nun. Ano? Pwedeng pakilinaw? Naupo na si Lovely at kunot ang noo. Buong linaw naman ay pinaliwanag ni Nestle dito ang lahat-lahat. At pagkatapos noon, pareho na silang nakatingin sa kawalan. Ganun naman pala't pinauubaya ni Mr. Lazarte sa iyo ang final decision eh. E di pagtapat mo na ang tungkol sa inyo ni Fred. Hindi makalulutas yung Lovely. Baka makagulo pa. Ang alam nila wala pa akong commitment kahit kanino. Saka, paano ko sila pababayaan ngayon? Binigyan mo na ng pabor ang papa ko. Pagkatapos ay saka hinihiling ang kabayaran. Mahirap tanggapin, di ba? Kahit hindi kumibo ang parents ko sa kung ano ang maging desisyon ko, iyak na mapipressure ang papa at baka yun ang kanyang ikamatay. Makakaya bang dalhin ang konsensya ko yun? Nagsisimula nang pumatak ang kanyang mga luha. Tama ka nga. Kaya balik na naman tayo sa tanong na, anong gagawin mo? Anong idedesisyon mo? May iba pa ba akong maiipasya, Lovely? Kung ikaw ay ako, ano bang ipapasya mo? Aba, may sarili akong buhay na dapat isipin. Wala akong kinalaman sa kanila pakikipag-usap. Bakit kailangan ma-jeopardize ang kaligayahan ko? Ang ibig mong sabihin, tututulan mo? Walang koneksyong anak lamang ang makakagawa nun sa sitwasyong kinasusuotan mo. Laglag ang mga balikat na sabi ni Lovely at saka nahiga ulit. Paano ko to sasabihin kay Fred? Ngayon pa namang nagbalak na kami para sa aming dalawa. Ano fair para sa kanya, Lovely? Nestle, maraming nangyayari sa mundong to ang unfair. Pixie ni Lovely. Ang Donald, yun ang dapat sisihin. Ang dami namang babae sa buong mundo. Bakit ikaw pa ang may nobyo na ang nagustuhan niya? Ni hindi ko nga ay nakalang papansinin ako noon, Lovely. Kahit minsan hindi niya ako kinausap. Sinudya pa lalo nang hindi kinaibigan. Nung nasa high school kami, iniis na pa nga niya ako. Noon pa'y kinaiinisan ko na siya. Saka ngayon kakasamahin ko siya habang buhay? Isa tong parusa, Lovely. Isang matinding parusa. Samantala,
patuloy yata ang pagpayat mo, sweetheart. Puna ni Fred kay Nestle yung dumalaw ito sa kanya isang hapon. At hindi pa rin aalis ang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. Sabi mo, nagpapagaling na lang ang papa mo. Lalabas na nga next week sa Friday. At sasama ako pa uwi, Fred. Magpapaalam na rin niya. Babalik ka rin sa Sunday? Oo, may klase pa. Buti na lang at nakakuha ko ng special exams. May valid reason naman ako kaya hindi nakakakuha ng regular examination days. Tuwing kasama niya si Fred, pinipilit ni Nestle na maging normal ang kanyang kilos. Pinagsisigla ang tinig at inaalis ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya nakakapagtipo ng lakas ng loob na ipagtapat dito ang nalalapit niyang paghihiwalay. Matamlay ka pa? Magbihis ka at ipapacheck up kita sa doktor. Hindi ko gusto nakikita ko sa'yo. Fred, ako ang may katawan. Kung may nararamdaman naman akong hindi mabuti, sasabihin ko sa'yo. Tension lang, stress at sunod-sunod na puyat mula nang maoperahan ng papa. Yun lang ang nagpahina sa akin. Ngayon naman inagpapahinga na ako lagi. Tutol ng dalaga. Sigurado ka, Nestle? Oo, sigurado ko. Kung alam na ba nila ang tungkol sa atin di makakasama na sana ako sa inyo. May panghihinayang nasabi ni Fred. Hindi na mangyayari yun. Daing ng isip ni Nestle. Dahil hindi na magtatagal at tuluyan na tayong magkakalayo. Bakit hindi tayo lumabas? Mamasyal, kumain na manood ng sine. Anything to cheer you up, sweetheart. Mungkahin ni Fred. Some other time na lang, Fred. Mas gusto ko magpahinga rito. Huwag ka masyado mag-alala. Maaalis din na ganitong pakiramdam ko. Ngumiti siya sa katipan upang tuluyan ng mawala ang pag-aalala nito sa kanya. Okay, ang mabuti pa umalis na ako para makapagpahinga ka na. Mahiga ka, mag-relax o kaya matulog. Tinapik pa niya ang pisngi ni Nestle. Huwag. Pabiglang sabi ng dalaga. Huwag ulit ang nasa isip ni Nestle. Kailangan samantalahin ang lahat ng sandaling magkasama sila. Kahit man lamang ang mga yun ay mabaon niya sa kanyang paghiwalay. Pero pag narito ako, hindi ka makakapag-relax, sweetheart. Giit ng binata. Pag magkasama tayo, Fred, walang maaaring mangyaring masama sa akin. Ganyan ang pakiramdam ko, Fred. Para bang kayang-kaya mo akong ipagtanggol. At pag ganito tayo, maligaya ako dahil mahal na mahal kita. Umisod si Nestle upang mapalapit ng gusto sa katipan. Humilig sa balikat ito at kinuha ang isang kamay ni Fred at dinala sa mga labi. Nahiga naman ni Fred ang paghinga. Lagi siyang apektado ng mga mapagmahalang gesture ni Nestle at kinabig niya sa kanya paghapit. Nestle, pag ganito tayo, gustong-gusto ko nang yayain itong pakasal para masarili na kita. Para mabigyan na natin ang katuparan ng matagal na nating pangarap. Bulong niya sa dalaga. Lalong sumiksik si Nestle kay Fred. Yun nga ang magkatuwang na pangarap nila na napakaliit na ng chance na matupad. Hindi napigil ni Nestle ang pagluha. Habang nahabag siya sa sarili at kay Fred, nagmamahalan sila ng taos. Kung hindi ba'y mahigpit ng 3 taon silang magkasintahan, ay mga yakap halikat holding hands lamang sila. Sa kabila ng mga pangyayaring dumarating, ang mga pagkakataong kapwa sila halos madarang at lumampas sa kagandahang asal. Pero matatag si Fred. Nakakuto sa kanya, napakakasalan siya na isang birhen at tumutupad ito sa kabila ng mga temptation na dumarating. Bumasa sa balikat ni Fred ng kanyang luha. Marahang inilayo nito ang mukha ni Nestle. Bakit, sweetheart? Lakip nito ang lahat ng pag-aalala. Wala, Fred. Maligaya lang ako. Narito ka at hindi nagbabago sa akin. Napatawa naman si Fred. Alam mo, sweetheart, kanina ko pa napupunang very romantic ka ngayon. Mabuti pala yung malungkot ka. Hansyaw pa nito. Pero ayoko niyang makumiiyak ka. Para bang hindi na tayo magkikita? Na maghihiwalay na tayo pag ganyan ka? At hindi na napigil ni Nestle ang sarili. Impit na hagulhol ang kumawala at mahigpit siyang yumakap sa binata na parang kapit ang isang nalulunod. Takang napatingin naman sa kanya ito.
dahil ngayon lang siya kumilos ng ganun sa binata. Hey, ano ba talaga to? May nangyayari bang hindi ko alam? Wala. Mailing siya at pinasiksik pang lalo ang sarili sa kasintahan. Meron, Nestle. Naglilihim ka lamang. May nagmamahalan bang naglilihiman? Gusto na magtapat ng dalaga. Pero kung sasabihin niya agad, sayang pa ang mga panahong pwede pa sila magkasama. Saka, pwede pa rin niyang ispare ito ng sama ng loob, ng pagdurusa na gaya ng nararamdaman niya ngayon. Kumuwala siya sa pagkakayakap ni Fred at pinahid ang luha at saka ngumiti. Wala to. Maniwala ka. I'm in one of the nasty moods. Nasa crying blues? Sabi nga ni Lovely. Sobrang happy lamang ako. Dahil nakaligtas ang papa at narito ka sa tabi ko. Makauuwi ako ngayong weekend. Nabihira nang mangyari mula nang mag-aral ako rito. Ganun ba yon? Ganun, Fred. Wala na to. Naiiyak na ako. Tapos na ang karamdaman ko sa buhay. Nagpapatawa na siya. Dinukot ng binata ang kanyang puting panyo at masuyong pinahid ang luha sa mga pisngi ni Nestle. At masuyong dinampian ng halik ang mga labi nito. Kasabay din ang pagpapahid ng luha ni Lovely sa kanyang mga pisngi. Kanina pa siya nakakubli sa likod ng kurtinang nasa pinto ng mess hall. Galing si Lovely doon at nag-snack. Lalabas na siya para umakyat, pero napahiya siyang lumabas at baka makita siya ng mga to. Buti na lang at wala pang ibang mga boarders. Ang iba'y nasa kani-kanilang room na. Buti't magaling tumiming si Nestle sa kanyang kadramahan. Maingat nang humakbang si Lovely padako sa hagdan na nasa may likuran ng dalawa. Sinikap niyang huwag makagawa ng ingay hanggang sa makarating siya sa second floor. Iniisip niya kung ipagtatapat na ng kaibigan ang masakit na katotohanan. Hindi bale. Pagpanik ni Nestle, itiyak namang magkukwento ito sa kanya. Mahihiga muna siya. Bakit pag nabubusog siya ay laging inaantok? Nagising si Lovely sa ingit ng pintong nabuksan o nasarahan. Automatikong tiningnan niya ang relo sa bedside table. Alas 7 na ng gabi. Nahiga siya ng bago mag-aalas 5. Kung ganun, mahaba rin pala ang kanyang itinulog. Lovely, gising ka na pala? Nagising ako sa ingit ng pinto pero dapat na, mahaba na ang tinulog ko eh. Isusulatin pa akong report sa literature. Sabay bangon ng dalaga. Naupo naman si Nestle sa gidil ng kanyang kama. Tumanaw sa labas ng bintana. Sige ng buntong hininga. Sinabi mo na ba? Umiling si Nestle at sige nakatanong sa labas. Nestle, you're just prolonging the agony. Mind lovely. Pero siya, ayoko maghirap agad. Saka na. Siguro mga 2 days before or 1 day before my wedding. Buntong hininga na naman. Kung may magagawa lamang ako para sigipin ang inyong love, ginawa ko na. Meron kang magagawa para sa akin, Lovely. Huwag mo akong iiwang mag-isa. Baka kung anong maisip kong gawin. Matapat na pakiusap sa kaibigan. Okay, promise. Nakataas naman ang dalawang kamay ni Lovely. Sinikap niyang tumawa. Pero nahawa na siya sa lungkot ni Nestle. Salamat. Dinner sa mess hall at kakain tayo. At huwag kang tututol, Nestle. Mahahalata ni Fred ang pangangayayat mo. Pipilitin ka magtapat noon, sige ka. Wala naman tangging tumayo si Nestle at sumunod na kay Lovely. Chapter 3. Laganap na ang dilim na lumapag ang eroplanong sinasakyan na mag-anak na Lasarte sa paliparan ng Iloilo. Paglabas sila ng gusali ng airport, inaroon na ang kotse ng papa ni Nestle. Nakita ng dalagang palapit ang driver ng papa niya, si Mangkardo. Tulak-tulak ang wheelchair. Kanina ka pa ba, Cardo? Usisa ni Mang Oscar. Kalahating oras na ho ako rito. Mula sa wheelchair ng airline na ginamit ni Mang Oscar at tulak ng isang steward, ay maingat na inilipat ang may sakit sa dalang upuang digulong ng chopper. Matapos magpasalamat ni Nestle at ni Aling Sara, ay itinulak na ng driver ang wheelchair. Katabi ni Mang Cardo si Nestle. Sa likod ng upuan nakatayo ang mag-asawang Oscar at Sara. Malapit na silang makarating sa Villa Lazarte, ay wala pa rin nagsasalita.
kahit isa sa kanyang mga sakay. Obserba ni Mangcardo dati-rati, maraming kwento si Nestle pag umuwi ito mula sa Maynila. Ngayon, lagi nakatanaw ito sa labas ng kotse na parang binibilang ang mga ilaw sa kanilang dinaraanan at panay ang buntong hininga. Cardo, nasa bahay ba si Mandy at June? Wika ni Aling Sara ang bumasag sa katahimikan. Naroon ho, kanina pa. Talagang hinihintay na kayo? Nagluto ba si Minay? Si Minay ay ang may edad na nilang kasunera. Nang umalis ang sasakyan sa sambad, sa paglikong iyon ay tumambad agad kay Nestle ang halos magliyab na mga ilaw ang kanilang bahay. Sa lugar nila, ganun pa rin ang dating kay Nestle ng kanilang tahanan. Nagmamalaki, nag-iisa sa kanyang kalakhan, at ang feeling na iyon, alam ng dalaga ay ramdam ng mga taga ron. Dahil tinitingala ang kanilang pamilya, iginagalang, at nakagisna na nilang sila'y mayaman. Maimpluwensya, ang lahat ng iyon ay malapit ng mawala, pati ang fila na nuoy sandalan ng kanilang pangalan. Pag iyon ay nawala, para na rin namatay ang kanilang buong angkan na alam niyang ikamamatay ni Mang Oscar. Nestle, baba na! Untag ni Aling Sara. Saka lang napansin ni Nestle na nasa loob na sila ng bakuran ng villa at ipinasok na ng kanyang kuya Mandy at ni June ang wheelchair ng ama. Si Mangcardo ay naghihintay sa side niya ng pinto. Hawak nito at inaantabayanan ng kanyang pagbaba. Susunod na ako, ma. Sabi ni Nestle saka bumaling kay Mangcardo. Sorry ho, Mangcardo. Pinaghintay ko pa kayo. Ngumiti lang ang driver. Ang bahay kasi pinagmamasdan ko parang hindi naluluma kahit konti. Alagang-alaga kasi ni Aling Sara. Isa pang indikasyon na hindi dapat mawala sa kanilang bahay na yon. Ang tatak ng kanilang pamilya at ang prestiyosong inaalagaan ng kanyang mga magulang. At siya ang kapalit nun? Nang mapaloob si Nestle sa privacy ng kanyang bedroom, saka lamang siya nakaramdam ng pagod. Gayong maikli lang naman ang kanilang plane trip mula sa Maynila. Pero ang put-on niyang pakikiharap sa mga magulang at mga kapatid ang dahilan ng ganong pakiramdam. Kumuha ang dalaga ng pantulog, underwear at tuwalya. Nagtuloy sa banyong kanugnog ng kanyang silid. Handa na ang bathtub at naroon na rin ang mga kailangan niya sa kanyang personal care. Talagang kahit side na sila, pinipilit pa rin ang kanyang mama na mapanatili ang nakagisna na. Pati na ang mga katulong na limang lahat. Nasa harap siya ng kanyang magara at puting-puting tukador at nagbabrush ng basang buhok nang biglang may kumatok. Tumayo si Nestle at binuksan ang pinto. Papa, di ba dapat nagpapahinga na kayo? Concern na sabi niya sa ama. Nasa wheelchair at tulatulak ng kanyang mama. May gusto akong sabihin sa iyo, anak. Ibinuka niya ng hustong pinto at lumagay sa tabi at pinabayaan makapasok ang mga magulang. Ilak mo ang pinto. Palingon na utos nito. Ikinandado ng dalaga ang pinto at saka tinungo ang kanyang kama. Naupo sa gilid noon kung saan nakaharap ang kanyang papa. Sa upuan ng tukador si Aling Sara. Tumawag si Gobernador. Paparito raw sila ni Donald bukas para dalawin ako. At marahil ikaw, anak. Simula ni Mang Oscar. Hindi naman kumibu si Nestle. Gusto ko maging matapat ka sa amin, Nestle. May boyfriend ka na ba sa Maynila? Kung meron at talagang mahal mo siya, sabihin mo kay Donald. Sabi ko sa iyo noon, nasa iyo ang huling pagpapasya. Meron ba, anak? Papa, wala na. Nakipag-break na ako noon pang malaman ko ang ito. Saka hindi ko naman siya talagang mahal. Parang katuwaan lang yun. Dahil lahat ng mga kaibigan ko ay may boyfriends, bakit hindi ako? Pumunatag na kayo ng mama. Pagkakailan niya. Tinapik niya ang sarili at nasabi niyang mahaba ring dialogue na yon nang hindi gumatil ang kanyang tinig. Hindi ka nagkakaila lamang para ma-please kami ng mama mo. Pangaarok naman ni Mang Oscar at titig na titig kay Nestle. Papa, buong buhay ko ay kaligayahan ang nakatatuwa sa pasya kong to. Gumagaralgal na ang kanyang boses at may bahay din ng pag-iyak. Paano ko ikakaila?
Tumango si Nestle. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya para mapigil ang pagpatak ng luha. Nestle, tumingin ka sa akin anak. Malalaman ko kung nagkakaila ka. Utos ni Mang Oscar. Tumitig si Nestle sa ama. Kinurot niya ng mariinang kaliwa niyang braso upang sakit na dulot niyon ay makapigil sa kanyang pag-iyak at pilit siyang umiti at nagtagumpay ang dalaga. Nagawa niya makipagtitigan sa kanyang ama na walang nahalata ito. Nang lumabas sa mag-asawa at mailak niyang muli ang pinto ng silid, ay saka lamang niya pinalaya ang luha, ang kanyang pagdaing. Pababa na ang araw nang makita ni Nestle ang papasok na kotse ng governor. Hinanap niya ang kanyang mama. Nariyan na sila, ma. Doon muna ako sa orchidorium mo. Kung gusto mo akong kausapin ni Donald, ay doon niyo ako ituro. Gusto ni Nestle na doon sila mag-uusap. Solong-solo ang lugar na yon. Nasa likuran ng bila. Yun ay ang taniman ng orchidyas ng kanyang mama. Ang mga halamang nakalagay roon ay kayamanan na ng isang ordinaryong pamilya. Ang buong framework nito ay nababalutan ng kulay verde azul na nylon mesh na nagbibigay ng sapat na lilim na kailangan ng mga orchids. Buong taon ay nagagawa ng kanyang mama na pabulaklaki ng mga ito. Hindi pa nagtatagal si Nestle sa pagmamasid na may di matatapos na paghangas sa mga bulaklak nang marinig niya ang mga yabag na palapit sa kanya. Lumingon ang dalaga. Si Donald nga. Sabi ng mama mo narito ka? Humingi ako ng permisong sundan ka, Nestle. Sabing pagbati nito. Kailan ba niya huling nakita si Donald? Noong magtapos sila sa high school? Sabay sila bagkaman sa girl high siya at si Donald ay sa kabilang building. Kapwa exclusive schools iyon na ang nagmamanage ay isang order. Dominican at naging tradisyon na pagsabay ng araw ng kanilang pagtatapos. Hinagod niya ng tingin ng kaharap. Malaki na agad ang pinagbago nito. Hindi na ito ang patpating teenage na lagi nakamasid, na akala mo lagi nakakaamoy ng hindi kawili-wili. Wala na rin ang kislap na mga matang lagi nagbabanta. Tumaas ito marahil ay 5'8 at saka pumuti. Dahil nga marahil tumaba kesa noon at gumandang lalaki. Ibang Donald na ang nasa harap mo ngayon, Nestle. Ibang-iba na, sabi nitong nakangiti. May sinabi ba ako? Wala nga, pero nakikita sa ekspresyon ng mukha mo. Sa iyong mga mata. Hindi ka pala mahusay bumasa ng mukha ng tao, Donald. Hindi mo nabasang naninibago ako sa nakita ko. Hindi ka humanga? Nagtatawang tanong ni Donald. Nanunukso. Sira. Gumaang bigla ang kanyang loob sa kaharap. Talagang iba na to. Hindi na antipatik kong anak ng isang ambisyosong politiko. Mali, Nestle. Binuo ang pagkatao ko na kagustuhang maging karapat-dapat sa iyo. Isang araw. At biglang naging seryoso siya sa kanyang pagsasalita kay Nestle. Eto na, naisip ng dalaga. Gusto nga niyang mapag-usapan na nila ni Donald para masabi niya kung ano man ang nasa loob niya. Alam mo, Donald, kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na gusto mo ko. Noon kasi magkatapat lang ang ating school ay hindi mo ko tinitingnan. Pag nagkakasalubong pa nga tayo eh lumingulungon ka sa iba, sa kabila, para hindi mo ako mabati. Pagbabalik tanaw niya sa kanilang school days. Hindi totoo yan ha, tanggi naman agad ni Donald. Ibig mo bang palabasin sinungaling ako? Bueno, totoong hindi. Totoong umiiwas ako sa iyo dahil nahihiya ako. Pero hindi totoong hindi kita pansin. Basta nga hindi ka nakatingin sa akin, panay ang sulyap ko sa iyo eh. Hindi naman napigil ni Nestle ang pagtawa. Masaya palang kausap to. At hindi ka bibigatan ng loob na gaya ng unang dating sa kanya nang malaman niyang minimiti nitong maging kabiyak siya. Uy, tumawa na siya. Hindi na siya galit sa akin? May dapat ba akong ikagalit, Donald? Meron. Alam kong sa unang dating ay pinipressure ka namin ng papa ko na makasal sa akin. Tumango ito at nagkakamot ng batok. Nahihiya. Ganun na nga, dahil malaki ang pagkakautang namin sa inyo. At biglang tumabang ang kanyang boses. Hindi ba na nga ako naligawan?
kahit formality man lang para makita ng taong gusto mo ko. Pero ang dating, idinadaan na sa power at pera. May pait ang tono na wika ni Nestle. Nestle, pwede bang pakinggan mo muna ako? Gusto kong ilahad sa iyo ang simula at ang hanggang ngayon. Tungkol sa damdamin ko sa iyo. May magagawa ba ako kundi makinig? Maang naman ang sagot ng dalaga. Noon pa yon, Nestle. Akala ko puppy love. Ligaw tingin pag hindi ka nakatingin sa gawi ko. Nagtatago pa ako sa likod ng mga pintong daraanan mo. Sa bintana ng gym nyo, pag nagkakaroon ng pagkakataon, makapuslit sa masungit na guard. Akala ko noon ay yun nga, puppy love. Pero wala ka nang makapalit dito? Habang nakatapat ang daliri ni Donald sa kanyang puso. Hanggang sa makatapos sa tayo ng high school, noon at ni hindi ako pwedeng lumapit sa iyo. Ang pamilya niyo ang tinitingala dito. Kami noon ang papa ko ay isang ambisyosong politiko lamang. Tapos, nalaman ko na lang bigla na sa Maynila ka na mag-aaral. Nawala ng lahat ang lakas ng loob ko. Isa pang malaking sagabalay ang pangyayari naging magkalapit ang papa mo at papa ko. Ang papa mo ang kumakatawa ng husto para maging gobernador ang papa ko. At lalo akong naalangan. At pilit ko nang kinalimutan ang damdamin ko para sa iyo. Tumangutango naman si Nestle. Pero, mahirap palang kalimutan ang tunay na pag-ibig. Naligaw ako. Ilan na nga ba ang naging nobya ko? Pero talagang ikaw ang mahal ko. Iligaya lamang ako pag ikaw ang naging asawa ko, Nestle. Tahasang pahayag ni Donald. Kaya na makasilip ka ng pagkakataon, ay ginamit mo? Alam mong mahirap akong tumanggi lalo na sa kalagayan ng papa ko. Tama ba, Donald? Yun na eh, kung matatanggap mo lang naman ako, Nestle. Sa matanggap kita at hindi, ay kailangan, Donald. At idiniin ni Nestle ang salitang kailangan. Diba? Dapat akong pakasal sa'yo? Alam mong hindi ko kayang konsensyahin kapag may nangyaring masama sa papa ko. Kapag tumanggi ako. Nestle, hindi ganun ang... Kahit committed ako sa iba, ay wala na akong magagawa, Donald. Nanatiling nakatungo si Donald. May kung anong napagpakuan ng titik sa dulo ng kanyang sapatos. Kaya makakaalis ka na. Pakakasal ako sa iyo sa anumang oras na gustuhin mo. At sakaling nagtaas ng ulo si Donald, hinawakan ang kanyang palad ng dalagang kaharap at pinisilyon. Hindi ka magsisisi, Nestle. Paliligayahin kita. Susundin ko ang kahit anong magustuhan mo. Pangako niya. Agad namang binawi ni Nestle ang kanyang kamay. Hindi mo makakaya, Donald. Magagawa mo bang palayain ako pagkatapos kong mapagbigyan ng papa? Para sumama sa lalaking talaga kong mahal? Saka na tinalikuran ng binatang kaharap at nagmamadaling nilisan ang orchidarium. Nang nagkausap ba kayo ni Donald kanina, Nestle? Tanong ni Aling Sarah nang pumasok siya sa bedroom ni Nestle. Hindi ka nakiumpok sa amin hanggang sa umalis ang mag-ama. Nagkausap ma at maayos na ang lahat. Huwag na kayo mag-alala pa. Mabuti kang anak, Nestle. Malaking sakripisyo ang gagawin mo para sa papa mo. Tumaas naman ang kilay ng dalaga. Hindi ko yata kayo masundan, ma. Alam ko, may boyfriend ka na sa Maynila. Mama? Walang nagsasabi sa akin pero alam ko, anak, dahil babae rin ako. Sa mga kilos mo lang, ang pagkainip mo pag umuwi ka rito paminsan-minsan, ang kakaibang kislap ng iyong mga mata, mga indikasyong may mahal ka na at may nagmamahal na sa'yo. Hindi nagsasalita si Nestle. Umiwas sa mga tingin ng ina. Ngayon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataong magkausap. Doon ko pag gustong sabihin sa'yo, habang buhay na sakripisyo ang gagawin mo, na pwede mo namang iwasan, sumama ka sa kanya at magpakasal kayo. Gusto kong lumigaya ka, anak. Kasalanan ng papa mo ang nangyari at hindi makatarungang madamay ka. Tapos na ang kaso, ma. Nakapag-desisyon na ako at nakapag-usap na kami ni Donald. Hindi ko magagawang biguin ang papa. Malungkot siyang napailingit ng hilid na naman ang mga luha. Kung may magagawa lamang ako, anak. Padaing naman ang sabi niya sa anak. Meron, ma.
Lalagi ka lamang sa tabi ko pag kailangan kita. At umiyak na siya. Nasugod ang yakap ni Aling Sara ang anak at nag-iyakan sila. Matagal, pari kumukuha ng dagdag na lakas ng loob si Nestle sa kanyang ina. Samantala, halata ang curiosity ni Lovely nang dumating si Nestle. Tumayo agad ito mula sa pagkakahiga kinuha sa kaibigan, amalit ang tala nito at inilapag sa isang sulok. O anong nangyari? May iba pa bang dapat mangyari? Nagkausap na kami ni Donald at ang papa ko. Pinangako magiging isang event of the year ang aming kasal ng kanyang manok. Huwag na raw ako mag-alala at sila na ang bahala sa lahat. Matamlay niyang pagbabalita. E ang wedding gown? Ang mama ko nang bahala. Si Fred, paano mo ito sasabihin sa kanya? At kailan, Nestle? Nasabi ko na sa iyo noon, Lovely. Isa o dalawang araw bago ako ikasal. At sa araw na yun, hindi na ako pupunta ron. Lovely, ayoko makita mo ang araw ng aking kamatayan. Sobra ka naman. Napaka-morbid naman ang term mo. Kamatayan? Ano naman ang mali mo eh maging kamaligaya ka kay Donald? Magbibig-anghel ka sana, Lovely. Pero sa akala mo, kung gaya ng pagmamahal ko kay Fred ang nararamdaman mo, magiging maligaya ka pa ba sa pagmamahal ng iba? Umiling si Lovely. At napunong bigla ng di maipaliwanag na lungkot ang kanyang dibdib, na parang siya na ang nasa kalagayan ng kaibigan. Sana ito na ang huli nating pag-uusap tungkol sa ating kasal, ha? Kailan ba, Nestle? 2 linggo after kong magtapos, sa kalagitnaan ng susunod na buwan ang petsang ibinigay ng papa para roon sa bisperas ng aking kasal. Hindi siya nag-usisa kung bakit? Sabi ko gusto ko namang ma-enjoy ang mga huling araw ko bilang dalaga. Total, siya naman ka ako ang pumili ng lalaking yun. Pagbigyan naman niya ako sa huling hiling ko. At pumayag siya. Hindi na napigil ni Lovely ang paghikbi. Awang-awa siya kay Nestle at kay Fred. Pwede ba, Lovely? Huwag mo na ako pabigating lalo ang dibdib. Ikaw nga inaasahan kong tutulong para ma-alleviate ang dinaramdaman ko. Sorry, Nestle. Hindi ko lang mapigil eh. Hindi ko alam na sa ganitong time eh may ganyan pang magulang. I mean, may ganyan pang mangyayari. Nagpapahid ng luha ang dalaga. Siguro nga ito ang nakatakda sa akin. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Mag-beauty rest bago mag-lunch. Yak na darating si Fred. Medyo nagbalik na ang masayang attitude ni Lovely. Tama ka. At pilit na aalisin ko sa isip ang problema ko para hindi makahalata si Fred. Paliligayahin ko siya sa mga huling araw ko sa piling niya. Nestle? Waring nang hilakpot si Lovely. Loka, hindi sa parang iniisip mo. Ito talaga. Magaan na rin ang tinig ni Nestle. Akala ko. Remember, mga dalagang Pilipina pa rin tayo kahit na narito na tayo sa liberated stage ng ating pagkabuhay. Sa kabila ng alalahanin, inakatulog din si Nestle. Pagkakain ng tanghalian, dala ng di niya pagkatulog ng 2 gabi. Nasa sariling bahay siya. Nang magbangon siya, refresh at nawala na ang pagkakahumpak ng kanyang mga pisngi. Nagkapilang at nagtuloy na sa banyo ang dalaga at hindi nagising si Lovely, na himbing pa rin. Nang magbalik sa silid, ay pumili ng damit pang simba. Pinili niya ang paborito ni Fred. Pinatuyo ang buhok sa pamamagitan ng ventilador. At sakalang nagbihis, naglagay ng bahakyang makeup, nag-shoulder bag at saka lumabas. Sa launching area ng boarding house na hinihintay ang kasintahan, hindi pa halos nakakaupo si Nestle na makita niyang dumarating na si Fred. Masaya ang ngiti nito. Masigla ang imbay ng mga kamay at inisip bigla ng dalaga. Ano kaya ang magiging reaksyon nito pag nalaman na ang katotohanan ng pakakasal siya sa iba? Ipinigil ni Nestle ang ulo at parang pinapalis ng pangit na isipan. Bakit, Nestle? Masakit ba ang ulo mo? Napoy na naman ang binata ang kanyang ginawa. Ah, hindi. May naalala lang akong bilin ng papa. Tena, gusto kong umabot sa unang misa sa hapon para makapamasyal tayo ng husto. At kumawit siya sa bisig nito. Hindi ka ba napagod sa pagpasyal sa Iloilo? Hindi ka ba niyaya ng mga amiga mo ron? Hindi po.
Nagulong na ako at managtulog ng natulog. Pagkakailan niya. Kaya pala namamagayang mga mata mo eh. Saka tutulog, akala ko pa naman nag-iiyak ka ron. At nakalingon siya sa dalaga. At bakit naman ako iiyak ha? Ngayon pa lang magaling na ang papa. Pag may nangyari lang masama sa kanila ni mama ako iiyak. At saka sa'yo. Walang masamang mangyayari sa akin. Basta manatili ka lamang sa akin. Believe me, Nestle. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. Palihim naman na nakagat ni Nestle ang kanyang labi. Ano ba to? May pahiwatig na kaya na nadama si Fred sa nalalapit nilang paghihiwalay? O ayun ang taxi? Sabi nito at agad pinara ang nagdaraang sasakyan. Sana nag-jeep na lang tayo, Fred. Pangit sa jeep, mabuti rito para private. Kahit paano solo natin ang mundo. Hindi naman titingin sa atin ang driver dahil panakaw-nakaw naman ang haliko, di ba? Pabulong na sabi nito. Milyo ka talaga, Fred. At sabay kinurot niya ng pino sa braso ang binata. Ngayon ay panatag na siya at maligaya. Nagawa na niyang iwaglit ay iba pang isipin. Basta magkasama na sila ng kanyang mahal, wala na siyang problema. Chapter 4. Pagkatapos, nagsimba sila at nagsnack. Saan mo gustong magpunta? Tanong ng binata habang nilalagyan ng ketchup ang kanyang hamburger na hawak. Sa Rizal Park? Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw. Wow! At kailan pa naging sentimental ang mahal ko? Nagtataw ang bulong ni Fred sa katabi. Lagi-lagi, basta magkasama tayo. Hindi lang nagiging sentimental. Romantic pa. Mali. Wika naman ni Fred. Ang alin? Na maging romantic ako? Hindi, Nestle. Ang pagkakasabi mo ng dalawang huling sentences, lalo na yung last one, dapat isigaw mo. Sira, bakit ko naman isisigaw yung romantic pa? Akalain na lang ng mga tao na naluloka ako. Pairap na sabi niya. Di ba dapat gayahin mo yung commercial nung alcohol? Sabi, hindi lang pang pamilya at pang sports pa. Di ba pasigaw yun? Tawa ng tawa si Nestle. Isang bigay na tawa. Kasi po ang corny-corny ng joke mo. Hindi na baling corny basta it serve its purpose. Mapatawa kita. Kani-kanina lang tingin ko sa'yo matamlay ka eh. Pakindad pa sa kanyang binata. Kumuha ulit ng taxi si Fred at sakay nito ay nagpatid sila sa park. Doon sa Breakwater Park kung saan magandang panoorin ang paglubog ng araw. Dahil Linggo, ang daming tao nagkalat sa kabuuan ng yata ng park. Pamipamilya, karaniwan at maraming kasamang mga bata. Humanap si Fred ng sport na mas konti lang ang tao at magkatabi silang naupo ni Nestle. Magkahawak kamay. Hindi nagsasalita ang dalaga. Kontento na siyang magkalapit na magkalapit lamang sila ng kasintahan. Humilig pa siya sa dibdib ng binata. Nestle, kwentuhan mo naman ako. Anong gusto mong ikwento ko? Kung ano ang nangyari sa Iloilo, ano pa? Wala kang kahit anong binabanggit eh. Dati naman pag umuwi ka ron ay ang dami mong kwento. Ano bang maikukwento ko? Gusto mo tungkol sa panaginip ko? Sabi na sa yung tulog kain lang ang ginawa ko ron eh. Nagbabaway dahil sa mga puyat sa pagre-review. Ang husay ng dalaga magtahi ng mga hindi totoo. Pumayag ba silang dito ka na rin magturo pagkatapos mo? Hindi namin napag-usapan eh. Fred, dahil nga ang papa ay pahiga ng pahinga, ang mama ko ay bantay ng bantay, ako naman tulog ng tulog. At sinisigap niyang maging kenkoy. Ganun ba? Eh di ang pagkwentuhan natin, eh di tayo na lang. Nestle, ituloy na natin ang ating binabalak. Fred, pwede ba? Na-enjoy ko ang ganito. Tahimik, makakalimutan nating hintayin ang paglubog ng araw pag nagsimula tayo magtayo na naman ng kastilyong buhangin ng pamilya. Koreksyon, totoong kastilyo, Nestle. Yung maganda at matatag na hindi igugupo ng bagyo at lindol. Dahil ay doon tayo ang maghahari. At hinagkani ang buhok ng dalaga. Ang bigay nun ah.
Para kang manunulat kung magsalita. Nahawa lang naman ako sa Inesli sa pagiging very romantic mo ngayon. Dahil mahal kita at hindi niya napigil ang maibulalas. Nesli, mahal na mahal din kita. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo. Hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Alam mo yun? Sa sinabing yun ni Fred ay hindi napigil ni Nesli ang pag-iyak. Awang-awa siya sa sarili at kay Fred sa kanilang pag-ibig. Madilim sa tingin niya ang maaaring maganap at masuyong niyakap siya ng nobyo pakabig ng mahigpit. Hindi mangyayari yun, Nesli. Wala kahit anong force na maaaring magpalayo sa atin sa isa't isa. Dahil lalabanan natin, hindi tayo papayag. Tiwalang-tiwala na wika ni Fred. Anong wala? Bulong naman ang kanyang puso. Yun at nagawa na niya at naghihintay na lamang siya ng mga oras. At lalong nalunos si Nesli. Siya ang naging huda sa kanyang relasyon. Alam niyang hindi mauunawaan ni Fred kung bakit siya pumayag. At lalong napahagulho si Nesli at lalong humigpit ang yakap niya sa kasintahan. Nesli? Ano ba? Wala pa namang nangyayari ah. Bakit ba? May inililihim ka ba sa akin? Nag-aalala ang tanong ng binata. Napatdaan dalaga. Hindi dapat maghinala ng kung ano to. Nag-isip agad siya ng sasabihin. Ah, wala. Iniiiyak ko lang ang kung ano man ang maaring pangit na mangyayari sa atin. Nang sa ganun eh, hindi na ako iiyak pagdating ng oras na yon. At pilit siyang ngumiti at pinahid ang mga pisngi na luhaan. Pilya ka talaga. Alam mo, totoo yatang ang mga babae unpredictable. Kanina lang masaya ka. Ngayon, bigla ka nalang umiiyak? Kaya nga, mas matatag kami kaysa sa inyong mga lalaki. May kakayahan kaming paluwagin ang aming pagdaramdam sa pamamagitan ng pag-iyak. Umuwi na lang kaya tayo. Tagal naman lumubog ng araw eh. As you wish, my unpredictable sweetheart. At nagtatawang tumayo na si Fred. May isa pa akong wish, Fred. Gusto ko sanang araw-araw tayo magkikita. Wala akong balak na dumalo sa graduation. Kukunin ko na lang ang diploma ko later. Total, hindi naman makakapunta ang parents ko. Uubusin natin ang mga araw ko bago ako umuwi sa amin sa mga happenings na magkasama tayo. Eh, kung pakasal na kaya tayo ng lihim, Nesli? Para kung ano man na mangyari sa lagi nating pagsasama, eh hindi tayo magkakasala. Serious bigla si Fred at mahigpit na kiniyom ang palad sa nadalagang hawak niya. Sisirain mo ba ang napagkayarian na natin? Iaharap mo ako sa altar ng birhen? Kunwari naman ay sumbat niya. Pero nagkakabubuhol-buhol na ang kanyang hininga. Sorry, pangiting sabi ni Fred. Hindi na mauulit, Nesli. Mula nga noon, lahat ng libreng araw ni Fred ay inukol niya kay Nesli. Wala siyang nahahalatang anuman sa dalaga. Masaya silang lagi at maligaya. Kumagkasama sila, pero sa sandaling nasa dorm na siya ay nagbabalak ang pagkabalisa, ang matinding lungkot. Alam mo, lovely, kung hindi lang kasalanan ang magpakamatay, ginawa ko na. Daing niya sa kaibigan. Salamat naman at alam mo. Isa pa, sariling choice mo ang pasya mo. Pwede ka namang tumalikod. Isipin mo na, Nesli, habang may panahon ka pa. Umiling naman si Nesli. Ngayon eh hindi na siya umiiyak. Para bang nasaig na yun sa haba ng mga araw na nagdaraan na siya'y nagdadalamhati. Nesli, isang linggo na lang. Lagi nagka-countdown ng mga araw si Lovely. Malapit na nga, Lovely. Halina, tumawag ang mama ko at tinitiyak na darating ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko sila bibigyan ng kahihiyan. Bispiras ng kasal ay darating ako. Naplamon mo na kung anong paano mo sasabihin kay Fred. Buong-buo na ang plano ko, Lovely. Ipagdarasal mo na lang ako, ha? At tumango si Lovely at hindi niya siya makapagsalita dahil baka mapubulalas siya ng iyak. Samantala, nagulat si Fred nang tawagin siya ng kanyang tiyahin dahil may tawag siya sa telepono. Sino raw, tiya? Bakit ang aga-aga naman hindi pa nga ako nakakapaghilamos? Bumangon siya at kagigising lamang niya.
Si Nestle, importanteng-importante lamang daw. Nakangiti ang tiyahin at nununukso. Napabilis ang pagbangon ng binata. Pangiti ay nagkakamot ng ulong. Nilampasan ang tiya na nasa bungad ng pinto. Oh, bakit biglang mas mabilis ka pa sa alas 12 ngayon? Kantsaw nito sa binata. Nagtawa lamang si Fred at dinampot ang telepono. Nasa sala ito para lahat ng miyembro ng pamilya ay makagamit. Hello? Masayang bati niya sa telepono. Fred? Pwede bang huwag ka nang pumasok ngayon? Magkita tayo. May emergency ang tinig ni Nestle na ngayon lamang niya narinig sa kasintahan. Bakit? May problema? Nag-alala agad si Fred. Wala. Basta gusto ko lang magkita tayo. Magkasama sa maghapon. Uuwi na ako bukas. Tumawag ang mama. Pagpapaliwanag nito. Ah, kaya pala ang aga mong tumawag. Nawala na ang agam-agam ni Fred. Sige, susunduin kita. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Hintayin kita, Fred. O, ang tiya ng binata ay nanunukso pa rin ang tono. Kailan ba ang kasal? Matagal pa, tiya. Isang taon pa ho. Gusto muna kasi ni Nestle na makapagtrabaho at least a year bago kami magpakasal. Mga bata pa naman ho kami. 21 lang naman si Nestle at ako'y 24. Eh bakit siya tumawag? Wala po. May tinatanong lang. Naupo na ito sa harap ng almusal. Naghihintay na si Nestle sa lounging area ng dorm nang dumating si Fred. Happy sa mukha niya at halatang hindi nakatulog ng husto. Tayo na? Pagyayaya agad nito at kinalawit na ang bisig ni Fred. Bakit ba para ka nagmamadali? Sa atin na maghapon. Tumawag na ako sa office at nagpaalam for the day. At sinipat niyang mabuti ang dalaga. Hindi naman, naramdaman ko lang na sabik ako sa'yo. Pagkakailan niya. Gusto ko yan. Alas 10 na nga tayong maghihiwalay kagabi tapos miss na miss mo na agad ako. At tinapik ni Fred ang pisngi ni Nestle. Mamimiss ko ang nakaugulian mong pagtapik-tapik na yan, Fred. Sigaw ng kanyang puso at ng lahat-lahat ng ukol sa'yo. Ang iyong pag-ibig. At gusto na niyang mapasigaw ng iyak. Pero pinigil ang sarili dahil hindi dapat. Hindi ngayon. San ba tayo? Sa... kahit saan, Fred. Sa lugar kung saan masosolo natin ang mundo? Tunot ang noong sinipat siya ng binata. Bakit? Tanong ni Nestle, pilit na pinasasaya ang mukha. Alam mo bang delikado ang hinihiling mong yan? O nagbibiro ka lang? Alanganin si Fred. I'm serious, Fred. Gusto ko kasing makapagkwentuhan tayo ng gusto. Saka matatagalan na siguro bago ako makabalik dito. Matitiis mo ba ako? Nagbalik na ang ngiti ni Fred at hindi siya sinagot ni Nestle. Paano? Pinatatatag niyang muli ang sarili. Nestle, are you sure gusto mo yon? Baka hindi ako makapangako na... Alam mo na, ngayon pa lang ay parang bibigyan na ako sa excitement. Biro naman ang binata. Ang tagal na kasi natin na. Fred, ayun na ang taxi. Saka na natin pag-usapan yan. Tinawag ng binata ang taxi at inalalayan sa pagsasakay ang kasintahan. Nagbalik na naman ang pag-aalangan sa mga sinabi nito. At sa loob ay kumapit sa kanyang bisig na mahigpit ang dalaga. Nestle, is there something wrong? Naninibago talaga ako sa iyo. Meron kagabi na naginip ako na wala ka raw sa akin eh. At hindi na tayo nagkasamang muli. Sigaw ako ng sigaw. Nang magising ako, binuo ko sa sarili kong makipagkita sa iyo ngayon. Para kung sakaling mawala na ako sa buhay mo, hindi mo na ako makakalimutan na ikaw lang ang una't huling lalaking minahal ko. Eka, malabo yata. Magulo ang statement mo. Panaginip lang, eh nagkakaganyan ka na? Nagtatatawang sinipat siyang muli. Pwede ba? Huwag ka nang magtanong. Pare, saan ba tayo? Maistorbo ko ang bulungan ninyo. Ukos naman sa kanila ng driver na medyo nakalingon. Nestle, bulong ni Fred. Bahala ka na. Ganting bulong naman ito at ngitian ng lalaki. Asa ko, Juan. At sumenya si Fred. Tumakbo na ng matuli ng taxi at mahigpit na nakakapit si Nestle kay Fred.
Panay naman ang pahid ng pawis ng binata. Napakaramdam ay naaalin sa nganan siya. Para sandali, dumukwang si Fred sa driver. Sakwan mo kami dalhin sa 5-star hotel. Ariglado, boss. Hindi ko maatim na dalhin ka sa na parang isang cheap na babae. Kung gusto mo, pakasal muna tayo. Bulong ni Fred kay Nestle. Umiling ang dalaga. Saka na natin pag-usapan yan, Fred. Samantala, sa loob ng hotel, ang lamig ng air-conditioned room ay hindi nagpabago sa nararamdamang init ni Fred. Nasa third floor sila at inilak niya ang pinto at pagpasok nilang dalawa. Fred? Tawag niya sa kasintahan. Nilapitan ng binata si Nestle. Ipinatok ang dalawang palad sa balikat. Eh bakit para kang iiyak na parang nakakagat ng mapait na hindi kumawari? O gusto mong lumabas na tayo? Hindi. Hindi naman kasalanan to. Sabi niya na hindi na matiyak kung inuukol niya kay Fred ang sinasabi o sa kanyang sarili. Paano magiging kasalanan eh nagmamahalan tayo na kapwa walang pananagutan at handa naman kitang pakasalan? Yumakap siya sa kasintahan. Mahigpit at masuyong itiningala ang mukha kay Fred. Yumuko ang binata. Hinanap ng kanyang mga labi ang kay Nestle. At nang magdaop ang kapwa maligaya, pinalaya ang damdaming kay tagal na kinuyom. Pag-uway, kumalas si Fred at dumako ang kamay sa likuran ni Nestle at ibinaba ang zipper ng bestida ng kasintahan. Nang malaglag yun sa paanan niya, muli pinaghalikan ito. Sa noo, sa mga pisingi sa ilong at sa mga labi, manghalik na mapupusok pababa ng pababa, kasabay ng pag-alis ang nalalabi pang saplo ni Nestle na buong puso nagpapaubaya. Fred? Paghingala tawag niya sa binata. Marahan siyang binuhat ito at tinala sa naghihintay na kama na marahan siyang inilapag. Pagkatapos ay siya naman na naghubad at ilang sandali pa ay masuyo nang nagtalik. Maingat si Fred. Bawat halik ay masuyo at bawat haplos ay may lakip na pagmamahal. Hanggang kapwa umabot sa sukdulan ng kanilang pagtitimpi at ipinaubaya ang kanilang mga damdamin sa dapat maganap. Maligaya si Nestle. Hindi niya inakalang ganun ang nararamdaman sa piling ni Fred. Sa pagkakatupad ng kanilang physical love, buong-buong nalimot niya sa kinabukasan lang ay aangkinin na siya ng iba. Ang lahat ng kanyang kamalayan ay nakatuon sa pagsasanib ng kanilang pag-ibig ni Fred. Wala nang iba pa. Na maghiwalay ang kanilang mga katawan ay nakangiti si Nestle. Hinigit ni Fred ang kumot at itinakip sa kanilang hubad na katawan. Alam mo, sweetheart, hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari na to. Tumagilid siya at itinukod ang siko sa kama at sinapo ang kanyang pisngi na nakaharap kay Nestle. Kung ganon, hindi ka naniniwalang pinakamamahal kita? Walang pagdududa, Nestle. Lalo na ngayon, iniisip ko tuloy na may dahilan. Fred, pinakamamahal kita at huwag mo kalilimutan yan. Muli siyang yumakap sa lalaki. Idinikit ang sarili nito at naganap ang kanyang gusto. Muli nagtalik na wala ng anumang pangungusap na namagitan pa. Nakatulog silang magkayakap. Ipinahingang saglit ni Nestle ang hapong isip at katawan at pumikit siyang nakayakap pa rin kay Fred at nangingibabaw ang ligaya. Dala ng problema ay nagising agad si Nestle. Nakita namang himbing na himbing si Fred. Yumuko siya para halikan ito. Gising pero nagbago ang isip ng dalaga. Paano kung sa pagtatapat niya ay hindi pumayag ito na pakawalan pa siya? At paano kung matangay na siya ng pakiusap nito? Lalo na ngayong madaman niya ang kahuluwalhatian ng physical love. Sumama na siya rito at tinalikuran na pangako sa kanyang papa. Natigilan si Nestle. Hindi dapat mangyari yun. Dapat na niyang iwan si Fred habang tulog pa. Kahit na sa orihinal na plano niya ay ganun ang gagawin. Ipinaubaya niya kay Fred ang katawan niya. Yun man lang ay makabawas ng galit na alam niyang iuukol sa kanya ng binata. Aalis na lamang siya. Bahala na kung paano niya maipaparating dito ang gagawin niya sa kinabukasan. Wala sa kanilang bedroom si Lovely na dumating si Nestle. Nagmamadaling binitbit ang kanyang maleta. Naroon ang lahat ng kanyang mga damit
pati na kanyang diploma na inisikaso muna niya bago siya nagpasyang sumama roon kay Fred. Hindi na siya nagpaalam pa kay Aling Pura. Kung sa bagay, nung nakarang araw naman inagsabi na siya rito at inayos sa niyang lahat ang kanyang obligasyon. Kahit kay Lovely inagsabi na rin siya. At alam nito ang kanyang original plan para kay Fred. Sumakay siya sa taxi at nagpapahatid sa domestic airport. Alauna lang, tamang-tama lamang iyon na hindi siya mahahabol pa ni Fred. Malaman man ito kung nasan siya ngayon. Gulong-gulo ang isip ni Nestle. Hindi siya makaiyak. Ganun parang sasabog ang kanyang dibdib sa dalamhati. Naganap na ang lahat. Iiwan na niya si Fred upang harapin ang isang buhay na alam niyang impyerno. Pagbaba sa taxi, nagtuloy si Nestle sa isang malaking restaurant doon. Naganap siya ng telepono at itinuro naman sa kanya ang isa sa isang sulok ng kainan. Baka nagkausap na sila ni Fred. Pakikiusapan niya si Lovely na magpaliwanag sa binata para sa kanya. At pahihingi siya ng tawad kay Fred. Hello? Si Lovely. Lovely, si Nestle to. Bungad niya. Naku, Nestle. Bulong lang ang pagsasalita ni Lovely. Nasaan ka ba? Ano bang nangyari? Nasa ibaba si Fred at worried na worried. Hindi alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Makiyat lang ako, titingnan ko raw at baka may sulat kang iniwan o ano. May sinabi ka ba tungkol sa akin? Aba, wala. Ako rin nagulat ng pagdating ko wala ng maleta mo. Ang alam ko ay mag-uusap pa tayo at ihatid kita sa airport sa pag-uwi mo. Nestle? Nagulat ang dalawang magkausap. Si Fred iyon at naiingat ang extension sa ground floor. Kapwa sila hindi nakasagot. Mabuti pala tatawag ako at naiingat ko ang telepono. May nangyayaring hindi ko alam, Nestle. And I demand an explanation. Ginawa mo akong tanga, alam mo ba yun? Nagising ako maligaya. Hinanap kita. Nataranta na ako, iniwan mo pala. Galit na galit siya sa kanyang kasintahan. Fred, papaliwanag naman ako. Kaya lang. At hindi na niya madutungan ang sasabihin. Napagulhol na siya. Na magsalita ulit si Fred ay mahinahon na. Kahit kailan ay madali siya magabagabag na pag-iyak ni Nestle. Nestle, magkita tayo at mag-usap. Ano pa ba ang problema? Maiintindihan ko. Huwag kang umalis dyan. Pupuntahan kita. Huwag na, Fred. Si Lovely na lang ang magpapaliwanag sa iyo. Sa pagitan ng paghikbi, yun ang wika ng dalaga. Hindi maaari. Tayong dalawa ang magkakaintindihan. Wala kinalaman si Lovely sa ating relasyon. Lalo na ngayon. May tigas na naman ang pagsasalita niya. At kapag hindi ka nakipagkita sa akin, susundan kita sa Iloilo at manggugulo ako ron. Nestle, wika ni Lovely. Tama si Fred, dapat na magkausap kayo. Magkalinawagan. Mas tama ang talagang plano mo. Hindi naman sumagot si Nestle. Sige na. Fred, nasa domestic airport siya. Puntahan mo na ron. At si Fred naman ang kinausap ni Lovely. Narinig niyang mahinang klik ng telepono. Wala tanda ang nagbabana ng phone si Fred. At bukas pa ang linya ni Nestle. Patunay ang ingay mula sa paligid ng airport. Nestle, gusto mo bang pumunta ako riyan? Please, Lovely. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak pa rin siya. Sige na. Darating ako, Nestle. Chapter 5. Hindi mailarawan ni Nestle ang ekspresyon ng mukha ni Fred na makita niyang bumaba ito mula sa taxi. Nagmamadali, nagbabayad, at inililibot ang mga mata sa paligid ng di naman kalakihang gusali ng paliparan. Naisip ni Nestle na makabubuting lumantad na siya. Tama si Lovely. Dapat nga sa kanya magmula ang pagtatapat ng lahat. Tumayo ang dalaga mula sa pagkakaupo sa dalawang mesa ng restaurant. Kalug ang mga tuhod na lumabas, pasalubong kay Fred. Ngunit hindi pa rin siya nakikita nito. Fred! Nilakasan na niyang pagtawag dito. Mabilis ang mga hakbang nitong nakalapit agad sa dalaga. Nagdidilim ang mukha. Saan tayo pwedeng mag-usap? Kahit saan dito, Fred.
Mahigit na lang 2 oras bago lumipad ang sasakyan kong eroplano. Lumabas tayo, maraming tao rito. Hindi na maaari, Fred. Baka mahuli ako. Pwede bang bukas ka na umuwi? Maigting na sabi nito. Hindi maaari. Hinihintay na nila ako ngayon. Hindi maaari. Lumakas pa na sabi niya. Hawak ni Nestle lang mahigpit sa kamay at tumako si Fred sa isang panig na hindi nakagumpol ang mga tao. Lumingon sa dako ng gate si Nestle. Naroon at nagbabayad sa taxi si Lovely at medyo nabawasan ang kanyang matinding kaba. Ngayon, Nestle, magpaliwanag ka. Hindi ko talaga maintindihan po. Mahigit na 3 taon tayong nagkakaunawaan, nagpigil sa damdamin at nagplanong pakasal. Tapos biglang mangyayari ang kanina. Saka ito, bigla na lang iiwan mo ako? It's not like you, Nestle. Kung hindi may matinding dahilan. Halos pabulong na sabi nito. Hindi na matutuloy ang lahat ng ating pinalano, Fred. Bukas ay pakakasal na ako. Kay Donald, ang lalaking pinili ng papa ko. Kailangan kong pakasal sa kanya kahit ikaw ang pinakamamahal ko. Simula ni Nestle. Nagbibiro ka ba? Nakita ni Nestle na parang hindi rumiyesto kay Fred ang kanyang sinabi at nagulat siya sa sarili. Matatag na siya. Biglang parang pinalis ang kanyang kaba. Ni hindi siya napapaiyak. Siguro ngayon lamang niya natanggap na talagang tapos na ang kabanataan ng kanyang buhay para kay Fred. O kaya dahil ipagkaloob na niya rito ang kanyang sarili. Kahit paano, patunay na iyon ang kanyang matapat na pag-ibig sa binata. Hindi ako nagbibiro, Fred. Kung hindi ko gagawin ang pagpapakasakit na to, ay mawawasak ang pangalan ng aming angkan sa Iloilo. Sunod-sunod ang pagkatalo ng papa ko sa negosyo. Naubos ang kanyang mga milyon. Ang nalalabi na lamang ay ang aming villa at ang ektaryang sakahan. Pero nakasanla yun sa ama ng lalaking pakakasalan ko. Pwede hindi ako pakasal, Fred. Kaya lang, pag nabilad sa kahiyan ang katotohanan kami halos pulubi na lamang, maaaring ikamatay ng aking papa. At pag nangyari yun, ako ang pumatay sa kanya. Naintindihan mo ba ako, Fred? Ako na lamang ang kanyang pag-asa para maisalba ang aming pangalan. Para makabango muli sa kanyang kinadapaan. Ngilid na ang kanyang mga luha. Hindi maaari, Nestle. Hindi ka pakakasal sa kanya. Lutong-lito at iimbagang nasagot ni Fred. Fred, nagmamakaawa ako sa iyo. Pabayaan mo na ako. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, iiwan mo bang yung mga magulang? Makukonsensya mo bang mamatay sila sa kahiyan? Sa palagay mo ba, malulubos ang kaligayahan mo pag nagkaganoon? Nakakalungkot lang na hindi ko pwedeng talikuran sila dahil anak lamang ako. At ako, kaya mo akong talikuran? Dahil kasintahan mo lamang ako? Maring sagot ni Fred. Makakakita ka rin ang kapalit ko. Baka higit pa nga kaysa sa akin, Fred. Masakit din ang loob niya pero yun talaga ang hangad ni Nestle para sa katipan. Nakita ni Nestle ang biglang pagsiklab ng lalaki. Nalilisik ang mga mata nito at tumaas sa mga kamay. Napaurong ang dalaga. Inaasahan niyang ibabagsak nito sa kanya ang galit. Sasaktan siya ni Fred. Nahanda naman niyang tanggapin. Ngunit mahigpit lamang na dumakot sa kanyang mga balikat ang kamay nito at marahas siyang niyug-yug. Ganun ba ang akala mong gagawin ko? Na madali ko lamang alisin ka sa puso ko? Dahil ganun ka rin? Gigil na gigil na tanong nito. Fred! Padaing, paiyak niyang sabi. Sinasaktan mo ako. At parang natauhan ng binata. Binitiwan niya si Nestle. Laglag ang mga balikat at tiim pa rin ang mga bagang. Masakit, Nestle. Ganyan lamang pala ang gagawin mo sa akin? Ganyan lamang baka dali malimot ang lahat? At hindi na napigil ito ang pag-iyak. Hindi na pinansin ang mga tao sa paligid. Fred, huwag! Gusto niyang yakapin ang kanyang mahal. Nestle, si Lovely, last call na para sa mga pasahero.
Hindi nila namalayan ang paglapit na yun ni Lovely. Tumalikod si Fred upang ikubli ang kanyang pag-iyak. Fred, patawarin mo na ang kaibigan ko. Pabayaan mo na siyang gawin ang dapat niyang tuparin para sa kanyang mga magulang. Unawain mo na sana siya. Sabi ni Lovely sa binata habang sige na rin sa pag-iyak. Aalis na ako, Fred. At hindi na naghintay ng tugon si Nestle. Tumakbo na siyang palayo tuloy-tuloy na sa pagsakay sa eroplano. Itinuro naman sa kanya ng stewardess ang kanyang upuan. Pigil ang sarili pero bakas na bakas sa kanyang anyo ang matinding pagkahapis. Na makaupo na ay saka sumabsob ang kanyang mga palad at umiyak ng umiyak. Hindi lamang sa kanyang sarili siya nahahabag. Kung hindi, ay lalo na kay Fred. Ang kanyang mama at si Donald ang sumalubong sa kanyang pag-uwi. Ngayon ay kalmado na kanyang sarili. Handang-handa na siya sa malungkot na magiging buhay niya mula sa kinabukasan. Nestle, ako na magdadala niyan. Wika ni Donald at kinuha niya ang maletang dala ng dalaga. Kumusta ang trip mo, iha? Tanong naman ni Aling Sarah. Mabuti, ma. Akala ko bibiguin mo ang iyong papa at hindi ka na nakatawag sa akin. Narito na ako ngayon, mama. Inilalalaya naman ni Donald si Aling Sarah at nagkusan itong sa likurang upuan nito maupo. Diyan ka na sa tabi ni Donald. Opo, mama. Tumatakbo ang sasakyan ay walang isang gustong magbukas ng paksa. Nakatingin si Nestle diretso sa daraanan. Abala naman sa pagmamaneho si Donald. O nagkukunwa rin abala lamang. Hindi ba kayo mag-uusapan lang? Bukas na ang kasal niyo ah. At hindi rin nakatiis si Aling Sarah. Sa bahay na, mama. Gusto ko nga rin makausap si Donald. May mahalagang bagay akong gustong sabihin sa kanya. Pilit naman ang ngiting wika ni Nestle. Pagkatapos naman po ng aming kasal, buong buhay na namin siguro kami makakapag-usap. At nilingon ng bahagya ni Donald si Aling Sarah. Hindi nakita ni Donald ang pangungulimlim ng muli ng mukha ng magiging misis. Paghinto ng kotse sa harap ng bila ay nanaog na nagmamadali si Donald at pinagbuksan si Aling Sarah. Inilalayan hanggang sa makababa at hindi na siya hinintay ni Nestle. Bumaba na agad at hinintay ang kanyang mama. Halika, Nestle. Tingnan mo muna yung pangkasal. Gaya ng sabi mo, ako na lang ang humamili ng tabas pero alam kong magugustuhan mo. Hatak niya sa kamay ng anak pagpasok sa bahay habang kasunod si Donald at pitpit ang maleta ng dalaga. Mama, magbibigay galang na muna ako kay Papa. Susunod na ako sa inyo at nasa kwarto ko marahil ang damit. Naroon nga, lahat ng mga kailangan mo iniligay ko na roon. Maupo ka muna, Donald. Hintayin mo lang ako sandali ha. Baling ni Nestle sa binata. Nasa wheelchair si Mang Oscar na pumasok si Nestle. At lumapit siya rito. Hinag ka ng ama. Alam kong darating ka, anak. Kahit kaunti ay hindi ako nag-alalang bibiguin mo ko. Masayang sabi nito. Kahit minsan hindi ko kayo sinuway, Papa. Mabait si Donald. Hindi siya mahirap mahalin at wala siyang reklamo. Kahit hayag ang pinakikita mong baliwala sa'yo ang iyong kasal. May pasaring na wika ng ama. Nagkaintindihan na naman kami noon, Papa. Sinagad ko lang ang panahon ng pagkakadalaga ko. Ngayon naman iuukol ko na sa kanya ang bagong buhay ko. Buong buhay. Magpahinga ka na. Para bukas ay maging magandang-maganda kang bride, Nestle. Lalabas na ako. At dumiretso na siya palabas. Maupo si Nestle sa sobrang kaharap ni Donald. Maupo ka na ulit, Donald. Hindi mo na kailangan tumayo pa pag humarap ako sa iyo. Magiging asawa mo na naman ako, hindi ba? Matabang na sabi ni Nestle. Hindi dapat matapos sa pagiging mag-asawa ng isang lalaki at isang babae ang pagagalangan. Lalo na kung mahal ng lalaki ang kanyang magiging misis. Bakit? Talaga bang mahal mo ako? Nestle, hindi ako magkakaganito kung hindi. Kahit hindi mo ako pinapansin. Matapat na sabi nito. Kahit pinamukha mo sa akin na may kasintahan ka na. Siya lamang ang maaari kong mahalin, Donald. Kahit kasala tayo, katawan ko lamang ang makukuha mo. At tumigas ang tirig ni Nestle.
Sa simula lamang yun, Nestle. Matututunan mo din akong ibigin. Paano kung hindi? Panahon lamang ang makakapagpasya. Samantala, pabayaan mong mahalin kita at paglingkuran. Mapagkumbabang sabi naman ni Donald. Huminga ng malalim si Nestle at pinanatag ang sarili. Ito ang kanyang huling baraha. Ipagtatapat niya naganap sa kanila ni Fred bago sila tuluyang nagkahiwalay. Abot ang dasal niya na sana magbago ang pasya ni Donald. Isang bagay pa, Donald. Kung sakaling hindi matuloy ang ating kasal, na ikaw ang kusang uurong. Paano ang villa at ang aming sakahan? Nestle, kahit anong mangyari, hindi ako ang uurong sa kasalang to. Nakangiti pa rin sabi ng binata. Kahit sabihin ko sa iyong hindi na ako berhen, na inangkin ako ng lalaki talagang mahal ko? Nakatutok ang kanyang titig sa binatang kaharap. Ngunit kahit kaunti, ay walang nakitang pagbabago sa mukha ni Donald nang sagutin niya si Nestle. Ano man ang naganap sa iyo noon ay hindi mahalaga sa akin, Nestle. Ikaw lang ang importante. Na makasama kita sa akin ngayon at bukas, magiging maligayang-maligaya na ako. Ano ba bang sasabihin ni Nestle? Talo ang huling sugal niya. At wala na siyang magagawa kundi tanggapin to. Nestle, kung wala ka nang sasabihin pa, gusto ko na magpahinga, Donald. Magkita na lamang tayo sa simbahan bukas. Matamlay na sabi ng dalaga. Walang lingon-lingon ay iniwanan niya si Donald. Umakit siya sa ilang baitang na ikalawang palapag at dumiretso sa kanyang bedroom. Naroon at nakasabit sa dingding ang kanyang wedding gown. Talagang napakaganda nga. Spanish lace and bandis ang pagkakayari nito. Figure hugging. Ang ibaba ay puting siyantong silk na sinabugan ng pearl drops. Oh, nagkakaayos na kayo ni Donald? Tanong ng kanyang mama. Yes, ma. Ang ganda nga ng aking pangkasal. Salamat, mama. Alam kong exquisite ang taste niyo at pinabayaan ko na kayong mamili ng tabas. At pinilit ng dalagang humiti. Maikli lang ang veil na ikakabit sa floral headdress mo, anak. Pero narito ang chain na mahabang mahaba. Nanatiling nakatingin si Nestle sa kanyang pangkasal. Hindi niya kailangan ng karangyaang yun. Ang hangad niya ay maging maligaya siya sa buhay mag-asawa. Kung si Fred ang pakakasalan niya, magkakaroon ng katuparan yun. Pero kay Donald, pakiramdam niya, patungo siya sa isang buhay na walang katiyakan. Fred, sigaw ng kanyang isip. Fred, daing ng kanyang puso. Samantala, Fred, uuwi na tayo. Yaya ni Lovely sa binatang hindi niya maiwan. Titig na titig ito sa pataas ng pataas eroplano sinasakyan ni Nestle. Nestle, bulong ni Fred. Siging agos ng kanyang mga luha at pinabayaan niya pumatak ang pumatak iyon upang kahit paano ay mabawasan ang paninikip ng dibdib. Pakiramdam niya isa sabog dahil si ginawa sa kanya ng kasintahan. Tena, umuwi na tayo. Wala na siya, Fred. Muling yaya ni Lovely. Hindi, Lovely. Maring sabi ni Fred. Akin siya at hindi niya magagawa sa akin to. Wala ka nang magagawa. Sinesila na nagpa siya, Fred. Bukas na kanilang kasal ni Donald. Tanggapin mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tayo na, gabi na. Walang kibong sumama si Fred sa pag-akis sa kanya ni Lovely. Siya na ang kumuha ng taxi at sunod-sunuran pa rin si Fred na nag-iisip ng malalim. Saan kita ibababa? Tanong pa rin ni Lovely. Ikaw ang ihahatid ko, Lovely. Ako? Hindi ko alam kung saan ako pupunta para makapagsimula na sa paglimot. Uuwi na ako, Fred. At pagtapat ng taxi sa dorm, napansin ni Lovely na muli na namang umiyak ang katabi. Kahit naman sino siguro, talagang magdaramdam ng katulad ng dinaranas ni Fred. Mahigit na 3 taong engaged, pagkatapos ay iiwan ka nalang at sukat ng babaeng mahal mo? Fred, bukaw ni Lovely. Kung kailangan mo akong kausap, alam kong mahirap ang mapag-isa sa kalagayan mo ngayon. Pagkukusa niya. Tumingin naman sa kanya ang binata. Ay nasa taas kahit doon tayo sa bedroom namin, ishare mo sa akin ang dinadala mo. Umiling lamang si Fred
Dinukwang ang pinto at inilalayang bumaba ang dalaga. At pagkaway tumango lamang ito at saka binalingan ng driver. Malayo na ang taxi nang umakyat si Lovely at parang panaginip ang lahat. Para sa kanya, napakabilis ng pangyayari. Parang kailan lang ay laging masaya ang kaibigan at si Fred. Bumubuo ng mga pangarap. At siya ang saksi sa pagmamahalang yun. Na sa tingin niya ay magtatapos sa altar. Sa kung anong twist ng kapalaran ay biglang napatid. Menos 15 bago mag-alas 6. Unti-unti nang napupuno ang simbahang pagkakasalan kay Nestle. Ang simbahan ay maliwanag na maliwanag. Sindidong lahat ang mga pumbilya at ang mga aranya mula sa pagpasok hanggang sa altar. May nakalatad ding alpombrang pula. Ang magkabilang gilid ng aisle ay naa-adornohan ang mga kalya lili at dilaw na chrysanthemum. Ito ang paboritong kulay ni Nestle. Dilaw. Ang laso na kakabit-kabit sa mga bouquet na iyon ay putit dilaw din. Naroon na rin si Donald, kasama ang kanyang best man at ilang ushers. Nasa dakong kanan sila ng altar at hinihintay ang pagdating ni Nestle. Para ang tingin ni Donald sa kanyang relo. 5 minuto pa lang at oras na ng kanilang kasal, pero wala pa rin si Nestle. Nagsisimula na siyang pagpawisan. Naroon sa kanyang dibdib ang takot na baka magbago na pa siya ang mahal na dalaga. Nang may magkagulo sa dakong pinto, nagkakanda haba ang lieg ni Donald sa pagtanaw. Saka lamang siya nakahinga nang maluwag nang makitang pumasok na sa simbahan si Nestle. Nakakapit sa bisig ng kanyang kuya Mandy. Ito ang magbibigay ng bride sa kanya. Nang maiayos na ang entourage ni Nestle, nagsimula ng tugtugin ng organ ng wedding march. Taas no at marahang lumakad si Nestle at si Mandy padako sa altar. Pagtapat kay Donald, ay iniabot ni Mandy sa binata ang kapatid. Kinabayan ito at saka tinaguan si Nestle at pagkaway lumayo na to. Sa panig ng bridal group, naroon na mag-asawang Oscar at Sarah. Kapwa sila malungkot dahil alam nilang napipilitan lamang si Nestle. Pero natitiyak nilang magiging maligaya to sa pagpapakasal kay Donald. Para kay Nestle, para na lamang siyang robot na sunod-sunuran sa mga pangyayari. Halos natapos ang kasal, ang seremonya na walang laman ng kanyang isip. Hindi na siya umiiyak, natanggap na niya ang lahat, manhid na ang pakiramdam sa napakabaligid sa kanya. Kislap ng mga kamera at tutok sa kanila ng maliwanag na ilaw ng video. Ang ngiti niyang parang idinikit lamang sa kanyang mga labi ay hindi nagbabago. Walang nakakahalata na siya isang malungkot na bride. Batian, kamayan, halikan. Sige ang ganitong eksena hanggang sa makalabas ang simbahan ng mga bagong kasal. Hihintay namin kayo sa bahay? Kabi-kabili sabi ni Aling Sarah kaagapay ang nasa wheelchair na kabiyak. Sumakay na sa bridal car ang bagong kasal at nauna na itong umalis. Kasunod ang mga bisita nagsidalo sa simbahan at sumakri sa kasalan. Nestle? Please Donald, saka na tayo mag-usap, pabayaan mo muna ako. Hindi na kumibo si Donald. Naisip niya na pasasaan ba't magkakaayos din sila nito. Ngayon pa ba siya mag-aalala ay kasal na sila? Kanyang-kanya na ang kanyang minamahal. Marami ang nasa maluwang na hardin ng mga lasarte. Mas marami kaysa sa dumalo sa simbahan. Pagpasok ng bridal car, ay may lumapit agad at kinatok ang bintanang salamin ng kotse. Lovely? Hindi makapaniwalang bulala si Nestle nang mapagsino ang kumatok sa bintana. Iniroll down ang bintana. Surprise! Paano ka nakaparito? Binuksan niya ang pinto at nagmamadaling bumaba. Hindi na hinintay na makaparada ng husto ang kotse. Siyang groom? Pasilip ni Lovely sa naiwang si Donald sa loob ng sasakyan. Bumaba na rin si Donald at umagapay kay Nestle. Siya nga, Lovely. Donald ang best friend ko sa dorm. Nagulat niya ako at nakahabol siya sa ating kasal. Pinabayan ni Lovely si Donald. Wala akong balak na umaten pero sa last minute ay nagpakasakali din ako makakuha ng upuan. Sinuwerte naman. Gusto ko kasing makita kung magandang bride ang kaibigan ko. Binalingan si Nestle at niyakap. Ilang sandali pa at abala na ang newlywed sa pag-table hopping. Pagpo-post sa bawat grupo para sa souvenir photo.
Nakaplaster pa rin ang ngiti ni Nestle. Mas masigla ang groom. Natapos ang pagpapalipad sa dalawang kalapating puti. Sumunod ang cake cutting, wine drinking, at humugos sa mga dalaga at binata sa kinaroroonan ng cake. Kanya-kanya sila ng hugot ng mga giveaway souvenirs mula ron. O ngayon, ang bouquet throwing naman. Sigaw ng isang binata. Para malaman natin kung sinong susunod na ikakasal. Nagsipwesto ang mga dalaga. Hindi pumayag si Nestle kung hindi sasama si Lovely sa mga kadalagahan doon. Saka tinalikuran niya ang mga ito sa bayhagi sa bridal bouquet. Tili ang natagawa ng mga to. Nestle, ako ang nakakuha. Excited naman ang sabi ni Lovely at iwinasiwas ang punpo ng mga orchids. Patakbo lumapit siya kay Nestle at yumakap dito. Paano naman ako pakakasal eh wala naman akong boyfriend? Nagtatawang bulong niya kay Nestle. Si Fred, Lovely. At biglang bitiw ni Nestle na parang napaso. Nestle? Nakita mo ba siya? Pabulong nito. Anong sabi? At inirapan niya si Nestle. Hindi na iyon dapat pag-usapan. Parang hatid ng irap na yon. Lumapit agad sa kanila si Donald na para bang nakahalata na may lihim na pinag-usapan ng dalawa. May sinabi bang masama ang misis ko at inirapan mo, Lovely? Kunwari walang anumang tanong nito. Meron nga. Mabilis namang sambot ni Lovely. Dahil ako nakasambot ng bulaklak gayong alam niyang wala pa akong nobyo. At tawanan ng mga nakarinig. Napangiti si Donald saka hinigit na si Nestle palapit sa kanya. Tapos na rin ang seremonyas. Pwede na siguro kayong umalis? Sabi ni Donald na walang partikular na kinakausap. Lakad tayo at kami na ang bahala dito. Uwi ka naman ni Lovely. Lovely, Tena. Ipagbibilin ko sa mama na doon ka na sa amin tutuloy. Huli ka na, Nestle. Nagkausap na kami kanina pa. Lumakad na kayo hanggang hindi kayo napupunan ng mga bisita. Halika. Hiling naman ni Nestle. Ihatid mo ko hanggang kotse. Patalili silang umalis sa masaya pang party. Namaybay sila sa gilid ng bakuran sa dakong madilim hanggang sumakalabas ng bakuran. Nagpaiwan na sa gate si Lovely. Inanaw ang mga bagong kasal. Inilalaya ni Donald sa pagsakayang asawa. Nabiglang may sumigaw. Donald! Malakas ang pagkakatawag na yun. At kilala ni Lovely ang boses na yun. Napangat din ang ulo si Nestle na uupo na sana. Kasunod ng pagtawag na iyon ang tatlong malalakas na putok. Napatili si Lovely. Kitang-kita niya na mahandusay si Donald at duguan. Nagkagulo ang mga bisita. Naguunahang sumunod palabas. Padako sa pinagagalingan ng mga putok at tili ni Lovely. Hindi naman makakilo si Nestle. Nakamata lamang siya sa pagkakagulo ng kung sino-sino sa kanyang asawa. Nakikita niya ang nagagana pero hindi rumestro kung sino-sino ang mga yon sa kanyang utak. Nestle? Niyuyugyug ni Lovely ang kaibigan. Tiningala niya si Lovely at iyon na lamang ang kanyang natatandaan habang nagdilim ng lahat ang kanyang paligid. Chapter 6. Nagmumura ang gobernador habang isinasakay sa isang sports car ang dugoong katawan ni Donald. Naririg iyon ni Lovely pero ang kanyang atensyon ay nakay Nestle na walang malay. Kalong niya sa loob ng bridal car. Halughugin niyo ang buong paligid! Sigaw na muling narinig ni Lovely. Hindi niya kilala kung sino ang nag-uutos. Tiyak lamang niya na isa sa mga bodyguards ng gobernador yon. Nakita niya na pumasok iyon sa maraming lalaki na may mga sandata na kasukbit ang kasunod. Kaya nga natiyak niyang iyon ang ama ni Donald. Isang kamay ang sumulpot sa bintana ng kotse. Lovely! Kumusta na si Nestle? O ito ang ipaamoy mo sa kanya. Wika ni Aling Sarah. Hindi na kaya siya kailangan dalhin sa ospital? Tanong naman ni Lovely. Nawalan lamang siya ng malay, Lovely. Pagkahimasmas niya, dalhin na natin siya sa bahay. Susunod din ako sa ospital. Kailangan malaman ko ang lagay ni Donald. Lumigid si Aling Sarah at sumakay sa kabilang side ng kotse. Bahagyang kumilo si Nestle at saka nagmulat. Nestle, ano pakiramdam mo? Tanong ni Lovely.
Anak? Nahilo ako, Mama. Nabigla. Nasaan siya? Kumusta siya? Dinala ng kanyang papa at mga bodyguard sa ospital. Then nasa itaas, magpalit ka na ng damit at magpahinga. Pupunta ako ron at ayoko may masabi ang mga magulang ni Donald. Nangihinang bumaba mula sa kotse si Nestle, akay ni Lovely at ni Aling Sarah. Inihatid hanggang sa silid at tinulungan magpalit ng damit. Para namang pinalis sa mga bisita. Puna ni Lovely, wala nagkakalang mangyayari ang ganyan, wika ni Aling Sarah. Ang papa? Kumusta si papa? Nagpapahinga sa kanyang silid. Ako nga ang itinaboy niya para pumunta sa ospital. Ganyang mabuti ng kondisyon mo, e magpapatid na ako sa driver doon. Mama, sino sa akala niyong gumawa nun? Kunwari ay tanong ni Nestle. Napatingin si Lovely sa kaibigan. Napakiramdaman niya na walang dapat makaalam kung sino ang bumaril kay Donald. Yun ang paraan ni Nestle ng pagsasabi sa kanya na sa kanila na lamang ang katotohanan ng yun. Maliban na lamang kung mahuhuli ang bumaril. Nang lumabas si Aling Sarah, inilak ni Nestle ang pinto. Naghintay ng ilang sandali bago hinatak si Lovely sa may bintana. Nakaharap sa daan ng bintana ng kanyang silid. Lovely, nariyan lang si Fred. Alam ko, hindi siya makakalayo ng hindi nakikita ng mga tauhan ni Governor. Bakit niya ginawa yun, Nestle? Hindi niya natanggap ang pakikipag-break ko sa kanya, lalo na ang pagpapakasal ko sa iba. Akala ko nauunawaan ka niya. Nang maghiwalay kami kagabi, mukhang panatag na siya. Lovely, naguguluhan na ako. Ano gagawin ko? Ewan ko, Nestle. Siguro, dapat muna nating alamin ang kalagayan ng asawa mo sa ngayon. Lovely. Ni Donald, Nestle. Sa ayaw at sa gusto mo, asawa mo na siya. Pero si Fred, alam kong si Fred yun. Kilalang kilala ko ang kanyang boses, Lovely. Si Fred nga yun at walang duda. Anong pasya mo? Gusto pa rin marinig ni Lovely mula kay Nestle ang talagang nasa loob nito. Hindi ko magagawang ipahamak siya, Lovely. Malaki na nagawa kong sira sa kanyang buhay. Dahil sa akin, ay binaril niya si Donald at maaring napatay. Bahalan ang batas sa kanya. Tiyak na magkakaroon ng investigasyon. Paano kung tanungin tayo? Ewan ko, Lovely. Basta, ayoko munang mag-isip ng anumang negative. Bahala na. Sa paligay mo, nasa na siya? Sa ngayon ay maari nang nasa tabi-tabi lamang siya. Nagtatago at pagwala ng panganib, eh saka babalik sa Maynila. Dapat mabuhay si Donald, Lovely. Pero kung mamamatay naman siya, magiging malaya ka na, Nestle. Kung mamamatay si Donald, sa palagay mo ba, magagawa ko magtikom ng bibig para kay Fred? Knowing you, Nestle, hindi. At ako man, hindi kaya ng konsensya kung hindi siya managot sa kanyang pagkakasala. Pailing ni Lovely. Naguguluhan ako, Lovely. Huwag na natin pag-usapan to. Hintay natin ang maaring mangyari pa. Gusto mo bang tumawag tayo sa ospital? Huwag na, Lovely. Tiyak na kung may masamang nangyari, ay tatawag naman ang mama. Maghintay na muna tayo. Nagsisimula ng mahawi ang dilim sa sisikatan ng araw nang pumasok ang kotseng sinasakyan ni Aling Sarah sa bakuran ng villa. Napadungaw si Lovely. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin sila natutulog ni Nestle. Ang mama na yon, hindi ba? Siya na nga, Nestle. Sasalubungin ko siya. Sasama ako, Lovely. Nagbangon si Nestle at kinuha ang kanyang lodging robe. Sumunod kay Lovely sa paglabas ng silid. Mama? Gising pa pala kayong dalawa. Mukhang pagod na wika ni Aling Sarah. Hintay namin ang tawag ninyo. Sambot naman ni Lovely. Nagbantay ako sa labas ng operating room. Gusto kong matiyak kung ano ang magiging outcome ng operasyon. Kumusta na siya, Mama? Under observation siya ngayon. Successful ang pag-alis ng bala sa kanyang balikat. Dapli sa kanang braso ang ikaliwa. Ang ikatlo ay sa dahong ibaba ng hip bone. Tumama at sumabog daw ang bala.
may pag-asang makatawid maliban kung mag-set ng infection. At iyon ang binabantayan nila ngayon. Mama, mag-almusal muna kayo at saka matulog. Magpapaluto na ako sa kusinera. Dadalhin ko na lang sa room ninyo. Tiyak na naghihintay rin ng balita ang papa. Tama po si Nestle, ma'am. Sige, hihintayin ko na ron. Pero, Nestle, gusto ko magpunta kayo mamaya doon ni Lovely. Magiging pangit sa mga biyanan mo at sa iba pang tao kung hindi ka sisipot doon. Kagabi, sinabi ko na lang na nasa state of shock ka pa kaya hindi ka nakasama. Tama ang mama mo, Nestle. Puntahan natin mamaya si Donald. Patungo sila ni Lovely sa ospital ay si Fred ang nasa isip ni Nestle. Kung nasaan ito, kung magagawa niya ay pagkanulo ito pag nandisgrasya si Donald. Dahil hanggang sa mga sandaling yun ay walang pagbabago ang kanyang pagmamahal sa dating nobyo. Ang mama naman ni Donald, ang narat na nila sa labas ng ICU at palakad-lakad ito at mukhang balisa. Ma, bantulot niyang bati sa biyay ng babae. Nestle, kumusta ka na, iha? Mabuti na po. Kumusta ho si Donald? Kausap ko lang kani-kanina ang kanyang doktor. Mabubuhay ang asawa mo. Nalulungkot nga ako para sa inyong dalawa. Dapat ay nasa honeymoon kayo ngayon. Ang hayop kasing kung sino yun. Gigil na wika ng ginang. Wala po bang balita kung sino at bakit niya binaril si Donald? Hindi naman nakatiis si Lovely na magtanong. Napatigil naman ang matanda at nagtatanong ang tingin nito. Siya nga pala. Ma, siya po si Lovely, doormate ko sa Maynila. Narito siya nung maganap ang pagbaril. Pagpapakilala ni Nestle. Tumango naman ang matanda kay Lovely tanda ng pag-acknowledge niya sa dalaga. Hindi pa siya nahuhuli hanggang ngayon. Sa palagay ko, hindi pa tumatawag sa akin si Governor. Pero pasasan ba't hindi siya makikita? May palagay si Governor na isang kalaban sa politika ang may pakana ng trahedyang to. Palihim na sumulyap si Lovely kay Nestle. Nakakaintindihan sila sa tingin ng yun. Nestle, sige iha. Pumasok ka na at pwede namang isa-isa ang pasok. Huwag mo na lang siyang kakausapin pa. Salamat po. Lovely, maiwan muna kita ha. Sige. Marahan siyang lumapit sa asawa. At maputlang-maputla ito. Balot ng benda ang kalahati ng katawan at angka ng braso. Natatakpan ang bewang nito pababa kaya hindi niya mapangwari kung anong kontrapsyon ang nakalagay dito. Humpak din ang mga pisngi ni Donald at nanlalalim ang mga mata. Dala marahil ng sakit ng mga sugat. Habag na habag siya rito. Kagat labi siyang nakatunghay sa di niya alam kung tulog o basta nakapikit na lalaki. Sa sarili lalo siyang nag-guilty. Talagang may kinalaman siya sa pinagkaganoon ni Donald. Nang hindi na matagalan ang nararamdamang guilt, ay marahan na rin siyang tumalikod at nagbalik sa biyay ng babae at kay Lovely. Nakita ka ba niya? Natutulog po siya, mama. Hindi siya natinag sa pagpasok ko. Sleep is healing, sabad naman ni Lovely. Makabubuti nga sa kanya ang tulog ng tulog. Ang papa ho, anong sabi niya? Galit na galit. Si Donald, palibasa ang paborito niya sa tatlong mga anak naming puro lalaki. Mabait kasi ang asawa mong yan. Tahimik. Hindi yan humahalo sa pamumulitik ka naming buong pamilya. Malungkot na pahayag nito. Pasalamat kung sino man ang bumaril sa kanya at nabuhay ang aming anak. Kung hindi, sa sandaling makita siya ng mga tauhan namin, ay hindi na siya sisikatan ng panibagong araw. Palihim naman na nahigit ni Nestle ang paghinga. Dahil wala pa rin tiyak ang kaligtasan ni Fred, maaaring sa mga sandaling iyon ay natagpuan na siya. Maliit lamang ang Iloilo City para hindi siya maispatan. Lalo't bago mukha siya roon. Ang mabuti pa umuwi na kayo. May sariling nurse si Donald kaya lamang ako narito. Kinausap ko ang kanyang doktor. Susunduin din ako ng sasakyan dito. Hindi na nagdalawang salita si Mrs. at nagpaalam na ang dalaga. Kapwa pa rin kinakabahan para kay Fred. Samantala, na mga sandaling yun ay sakay na ng eroplano si Fred. Nagawa niyang makalayo. Binabalik-balikan niya ang mapusok na ginawa niya ng nakaraang gabi.
nang alam niya na puruhan niya si Donald. Pagkabaril niya rito ay nagkubli siya sa malalagong halamang nasa mga gilid ng daan sa kahabaan ng kalyang kinatitirika ng Villa Lazarte. Hanggang sa dumating ang mga police cars, noon ay pakiramdam niya anumang oras ay makikita siya. At wala siyang takot, basta ang alam niya kagabi na iganti na niya ang kanyang pagkakaapi. Nang mapansin niya ang isang malaking kotse na nakaparada sa di kalayuan, makubli siyang lumapit dito. Dumako siya sa dakong likuran ng sasakyan. Iniangat niya ang pinto ng baggage compartment. Swerte niya't bukas. Mabilis siyang umigpaw papasok. Sa kamarahan niyang kinabigpasara ang pinto at lumapat ito. Hindi naman siya nainip at naramdaman niyang kinabigpasara ang pinto. Lumapit ito. Hindi naman siya nainip at naramdaman niyang tumakbon ang kotse. Iniisip ni Fred kung saan pupunta ang kotse. Pero bahala na. Ang mahalaga'y nakalayo siya sa lugar na yon. Ramdam pa niya ang pangangatal ng kanyang mga laman. Hindi sa takot dahil sa kanyang ginawa, kung hindi sa matinding selos, lalo na nang makita niya si Nestle na lalong gumanda sa kanyang suot na trahe de boda. Kasama ng ibang lalaki na dapat sana ay siya. Naalala rin ng binata na kaunti na siyang makita ni Lovely nang nasa eroplano na ito. Nauna siya ditong sumakay. Hindi naman niya akalaing papunta rin sa Iloilo ang kaibigan ni Nestle. Mabuti na lamang, nang dumaan ito sa kanyang tapat, ay naikubli niya ng hawak na jacket ang mukha. Kung nagkataong nakita siya, maaaring hindi niya na ituloy ang pinalano niyang pagganti. Masakit ang maapiin ng isang minamahal. Ngayon niya pinangangatuwiranan ng mga taong nagiging marahas kapag naaagrabyado. Hindi naman mahaba ang tinakbo ng kotse. Nagminor ito at ninisip niyang pumapasok na sa isang bakuran dahil narinig niya ang pagbubukas ng pintong bakal. Pumarada ang kotse at bumaba ang driver nito. Lumakad na palayo. Marahan at maingat ay tinaas niya ang pinto ng baggage compartment at tama ang kanyang hinala. Nasa loob na ng isang bakuran ito. Tiniyak muna ni Fred na walang tao sa paligid at saka siya lumabas mula sa pinagtataguan. Mula roon ay naglakad siya hanggang marating ang city proper at sa isang waiting shed na siya inabot ng umaga. At ngayon nga ay pabalik na siya sa Maynila. Natakasan ng krimeng kanyang ginawa. Naisip ni Fred, kung napatay nga niya si Donald, malaya ng kanyang mahal na si Nestle. Isang araw ay babalik ito sa Maynila at malaya na sila magkakaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang naputol nilang pag-ibig. Pero alam din niyang narinig nito ang kanyang pagtawag sa asawa. At si Lovely, naroon lang sa gate, kilala rin ito ang kanyang boses. Hindi niya matiyak ngayon kung isusuplong siya ng mga to. Kung hindi, wala siyang panganib na madadakip. Malinis ang kanyang ginawang pagbaril at tumayon sa kanya ang pagkakataon. Samantala, nanatiling misteryo ang pagkakabaril kay Donald. Ang tanging motibo, na-establish nila'y ginawa ito ng kalaban ng mga Lopez sa politika. Ni hindi binigyang pansin ang anggulo ng pagganti ng isang nabigong mangingibig. Hanggang sa pagdaraan ng mga araw ay makakasama na sa limot ang pangyayari. Magaling na si Donald. Nagbalik na ang dati niyang kisig. Nakalipat na rin sila ni Nestle sa sarili nilang tahanan na ipinatayo ng mga magulang ng lalaki. Binabalak pa lamang ang kasal ng anak kay Nestle. May isang bagay na pinagtataka si Nestle na nangyayari sa kanila mag-asawa. Nang lumipat sila sa sariling bahay, ay tig-isa sila ng silid ni Donald. Hindi niya binigyan pansin yun. Mabuti nga, sabi niya sa sarili. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin naman niya matanggap sa kanyang sarili si Donald. Siguro iyon ang nararamdaman nito kaya minabuting magbukod na muna sila. Pero dalawang linggo na silang nagsasama sa iisang bahay ay hindi siya nilalapitan man lamang para gawin ni Donald ang kanyang karapatan bilang asawang lalaki. Nagugulo na ang isip ni Nestle. Narong isipin niyang kinuha lamang siya nito para kabayaran ng pagkakautang ng kanyang mga magulang. O kaya, alam na nitong ang dating kasintahan ang may gawa ng konti ng pagkamatay ng asawa at may hinala itong kasabwat siya ni Fred. Kaya lamang, wala namang maramdaman na si Nestle na masamang ugali ng asawa. Mabait ito at maalalahanin sa kanya. Maliban na nga lamang na
ni hindi siya dito pinapasok sa kanyang bedroom na hindi natural. Lalo na't noong unay nasisilag niya ang kasabikan sa kanya ni Donald. Donald, ano ba talagang problema? Hindi na nakatiis na hindi siya magtanong. Isang umagang magkasalo silang kumakain ng almusal. Natigil naman si Donald at napahinto sa pagkain. 2 linggo na tayo rito. Hindi ko alam kung anong damdamin mo. Galit ka ba sa akin? O nandidiri dahil sa pinagtapat ko? Hindi ka nalang makaurong sa pagpapakasal? Ano ba talaga, Donald? Maigting na ang kanyang pagtatanong sa lalaki. Malungkot naman na tumingin si Donald sa asawa. Saka pinawala ng isang malalim na buntong hininga. Meron nga Nestle at malaki. Pero maniwala kang wala kang kinalaman sa problema. Pansarili ko to pero nadadamay ka. At tumigil to sa pagsasalita. Malungkot na nilaro-laro ang tinido ng pagkain sa kanyang plato. At nanatiling tahimik si Nestle. Naghihintay ng iba pang sasabihin ng kabiyak. Maniwala kang hindi ako nagbago ng pagtingin sa'yo. At walang kinalaman ang mga sinabi mo. Alam ng langit kung gaano ako naghihirap. Nananabik na mayakap ka. Mahalikan. Pero may nangyari. Dahil sa pagkakabaril sa akin ng di kilalang lalaki. Nestle, nasira noon ang aking pagkalalaki. Napatiim ang kanyang mga bagam. Nararamdaman ni Donald na nagbabango na naman ang galit sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Donald? Hindi kita mabibigyan ng kaligayahang pisikal. Napinsala ang mga ugat malapit sa prostate glands ko, Nestle. Ang maliit na nerves na nagbibigay ng sexual potency sa isang lalaki. Kahit ang sarili ko, hindi ko na mabibigyan ng kaligayahan. Isang akong inutil ngayon. Isang impotent. Sabay dagok ng 2 nakakuyom na mga palad sa mesa. Mangiyak-ngiyak sa tindi ng galit. Napaunat naman si Nestle at nalito. Ayoko sanang sabihin to sa iyo. Ipinaglilihim ko kahit noon pang bago ako palabasin sa ospital. Ay alam ko na to. Nestle, ayokong mawala ka sa akin. Nagbabaka sakaling magbalik. Alam mo bang, ngayon lamang ako taintim na nagdarasal sa kanya. Na maawa siya sa akin. At ibalik niya ang nawala sa akin. Pero wala. Talagang inutil na ako. Ngayon eh hindi lamang sa gilid ng mga mata ni Donald nakabiti ng mga luha. Tumulo na to at ngayon ay hilam na siya. Humarap kay Leslie at lumong-lumo. Maaari mo nang ipaanal ang ating kasal, Nestle. Malaking dahilan na nangyari ito sa akin upang mapawalang bisa ato. Hindi kita pipigilan. Pero kung makita mo sa iyong puso na mapagtiisan ako, dumito ka sa akin at magiging maligayang maligaya ako. Ibabalik ko sa iyong lahat maliban sa sex. Lalo namang nalito si Nestle. Kasalanan ng kanyang pinakamamahal na si Fred ang pagiging impotent ng asawa. Ang problema, alam niya yun. Kung hindi sana, kung wala sana siyang guilt na mararamdaman, gagawin niya ang mapagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Nang sa ganun ay magkakasama na sila ni Fred. Donald, pabayaan mo munang isipin ko to. Naguguluhan ako. Ikaw ang bahala, Nestle. Mahal na mahal kita. Lalo siguro kung hindi ka dapat sa iyo ngayon. Hindi na matagalan ni Nestle ang awang nararamdaman para sa asawa. Tumayo na siya at nagmamadaling tinungo ang silid at nagkulong doon. Doon nag-iiyak na nag-iiyak. Yun pa rin ang kanyang panlaban sa problema. Ang pag-iyak. Naalala ni Nestle si Lovely. Kung naririto lamang ito, kahit paano, may makakaramay siya. Naisip din niya ang kanyang papa at mama. Pero ayaw na niyang bigyan ng alalahanin ng mga to. Nagpapagaling na ng husto si Mang Oscar at ayon sa kanyang mama, ay handa namang pumalaot sa bagong negosyo. Sa tulungan ng pamilya ni Donald. Naramdaman ni Nestle na mabigat ang kanyang ulo sa sakit. Nahiga siya. Pumikit. At hindi na niya napigil ang labis na antok. At nakatulog na si Nestle. Chapter 7. Nagising si Nestle na ang pakiramdam ay may nakatitig sa kanya. Pabalik ba siyang bumangon? At totoo nga,
may nakatitig sa kanya. Si Donald, nakatayo sa pinto ng kanyang silid. Hindi mabasa ni Nestle ang ekspresyong nakasulat sa mukha nito. May kailangan ka sa akin, Donald? Umiling si Donald at saka tumuloy sa loob. Inilapat ang pinto at inilak. Napansin ni Nestle ang ginawang ito ng asawa. Hindi siya makakilos at hindi makatutol. Karapatan itong gawin yun. Mag-asawa na sila sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Nestle, nilapitan ni Donald ang asawa at naupo sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Nakagat naman ni Nestle ang kanyang labi. Ganyan din si Fred kapag nilalambing siya. Gusto niyang sawayin si Donald. Si Fred lamang ang may karapatang humaplos sa kanyang pisngi at gusto niyang sabihin dito. Pero nararamdaman niya ang awas sa kabiyak, lalong nadaragdagan ng pagkakaapi nito. Nestle, mahal na mahal kita. Gusto ko maging maligaya ka sa piling ko. Pero paano ko pa magagawa yun ngayon? Tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin kung paano pa. Samo nito. Wala namang maapuhap si Nestle na dapat sabihin kay Donald. Naisuko na niya rito ang sarili ng pakasal siya. Ano pa ba ang dapat niyang gawin ngayon? Sukong-suko na siya rito. Una, alang-alang sa kanyang papa. Ikalaway sa ginawa rito ni Fred. Kahit na nga hindi naman siya kaalam sa ginawa nito, matindi pa rin ang guilt na nararamdaman niya. Dahil sa kanya, kaya nakagawa ng ganong karahasan ang lalaking kanyang mahal. Donald, pumanatag ka na. Narito na tayo. Pilitin na lang nating maligaya sa kabila ng mga nangyari. Nalulungkot ako para sa'yo. Maniwala ka at wala na tayong karapatang mapaiba pa to. Nestle, salamat at naging maunawain ka. Marahan niyang kinabig ang asawa at niyakap ng mahigpit. Noon at nakalakip ng pagkakayakap na yon, ang lahat niyang damdamin para kay Nestle. Sa tindi ng habag sa lalaki, napayakap na rin siya rito. Pero yakap ng isang nagmamalasakit na kaibigan kaysa yakap ng asawang nagmamahal. Sukat doon inadama niya ang paglilikot ng mga kamay ng asawa. Ang paggapang ng mga labi nito sa kanyang pisngi, na humantong sa kanyang bibig, banayad at mapagmahal. Nagpaubaya si Nestle at kinukuha lang ni Donald ang kanyang karapatan. Nestle, bulong nito. Mahal kita. Mahal na mahal. Gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na siya kumibo dahil ang kanyang isip ay naglalakbay na sa dako pa roon. Nung huling pagkikita nila ni Fred, ang kaligayahan kanyang nadama noon, ang mapangangking mga halik nito, ang kanyang tugon sa kapusukan nito na para sa kanya higit na mapusok. Dahil alam niya, yun ang una't huling pagtatalik nila. Sa isiping iyon at mga paglalambing ni Donald, na ipagkamali niya sa kanyang nakaraang pakikipagnii kay Fred. Hindi sinasadyang natawag niya ang pangalan nito. Fred? Pabulong niyang tawag habang patuloy siyang nilalambing ng asawa. Fred, mahal kita. Sukat doon ay natigilan si Donald. Marahang bumitiw sa pagkakayakap sa asawa. Malungkot na tumitig kay Nestle at saka marahang tumayo. Walang lingon-likod na iniwan siya. Donald, tawag ni Nestle. Huli na nang maisip ang kanyang pagkabigla. Isang malaking pagkakamali yun. Alam niyang malaking dagok sa pagkakalalaki ng asawa, lalo't iisipin ang kalagayan nito ngayon. Susundan sana niya ang asawa at nagbago na ang kanyang isip. Saka na siya magpapaliwanag pag inaakala niyang malamig na ang damdamin nito. Inayos ni Nestle ang sarili at lalong tumindi ang kanyang lungkot. Pakiramdam niya nag-iisa siya ngayon sa mundo. Walang kakampi. Kung narito lang si Lovely, itulungat ang kanyang mama. Kaya lang sa ngayon ang inay nakatuon lamang sa pansin at panahon kay Mang Oscar, na ngayon inagsisimula na namang magbalak ng bagong negosyo. Kailangan niya makabangon, Nestle, sabi noon ni Aling Sarah, upang magbalik ang tiwala niya sa sarili at para tumagal din ang kanyang buhay. Ako lang ang nakakaunawa sa kanya at matyagang sumubaybay, kaya nasa kanya ang lahat ng aking pag-alalay. Tiningnan ni Nestle ang bedside clock. Alas 8 na ng gabi at nasa bahay na si Lovely. Tatawagan niya to. Mababalo siya kapag walang nakausap. Hindi siya magtatanong tungkol kay Fred.
magkukwentuhan lang siya gaya nun. Dumayal si Nestle at tumunog naman ang telepono sa dorm. Kung ilang saglit, si Aling Pura ang sumagot, ang mabait na dating kasera. Nestle? Tuwang sabi nito. Kumusta ka na? Kailan mo kami dadalawin? Mabuti ho, Aling Pura. Sa unang pagkakataong pwede akong lumabas ay pupunta ako diyan. Eh si Lovely ho, gusto ko sana makausap. Si Lovely? Bakit? Hindi ba siya nagsabi sa'yo na lilipat na siya ng ibang dorm? Dalawang linggo namang pagkaalis mo ay nagpaalam na siya sa'kin. Akala ko naman tumawag na sa'yo. Wala ho akong alam. Siguro nalungkot din ang pobre dahil hindi na ako ang kanyang kasama kaya lumipat. Nagbalitaan pa sila na kung ano-ano at naghang na si Nestle. Ngayon inukop pa ang kanyang isip ng kaibigan. Bakit bigla-bigla ang pag-alis nito? Pero alam niyang tatawag din iyon sa kanya, busy lang siguro. O baka umuwi muna sa Bicol gayong bakasyon na ang mga eskwela. Hindi siguro nag-summer. Lumabas si Nestle ng bedroom at natanong niya si Donald na nakatalikod sa kanya. Nasa sala at nakadungaw. Nabalik ang guilt sa nangyari kanina lang sa kanyang bedroom. Naragdagan ng habag para sa asawa na makitang laglag ang balikat ito sa pagkakadungaw. Nilapitan niya to. Hindi man lamang siya nilingon ni Donald. Dinig niya ang malalim na pagbubuntong hininga ng asawa. Donald? Mahinang tawag ni Nestle. Gusto kong humingi na ng sorry. Hindi ko sinasadya maniwala ka sana. Hindi ko naman gustong dagdagan pa ang sama ng loob mo sa akin. Wala naman akong sama ng loob sa iyo, Nestle. Natural lang naman ang ganun. Ako ang intruder sa iyong paraiso. Sa inyo ni Fred na magkasama ninyong ipinundar. Tapos, biglang sulpot ako para agawin yun. Kaya deserving lang ako sa anumang ibigay mo sa akin. Lalo't isiping isa na akong inutil. Hindi naman dapat na ganun. Kailangan ko ring mag-adjust, hindi ba? Hindi mo naman agad malilimot ang isang magandang relasyon na bigla na lamang naputol nang wala kayong pinagkagalitan, hindi ba? Kung tutulungan mo ako, hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa mga mali kong kilos. Marahil ay makalilimot din ako. Ayoko namang habang panahon ay maging ganito ang buhay natin. Hindi nakakasundo. Saglit siyang tumigil at pinakiramdaman ko ano ang reaksyon ni Donald sa kanyang sinabi. Para kay Nestle, matapat ama ngayon. Naroon na sila at hindi na siya makakabalik pa sa nakaraan. Bakit hindi niya pagsikapang maging panatag ang kanyang kalagayan? Kahit hindi na maging maligaya. Basta panatag lamang at tahimik na. Si Fred, dama niyang hindi na sila magkikita pa. Hindi hangarin yun na magbalik pa sa Iloilo dahil sa kabigla ang ginawa. Donald, untag niyang muli. Ang tungkol sa pagiging impotent mo, hindi na yun importante. Maniwala kang gusto kong maging maayos ang ating pagsasama dahil sa kabutihan ninyo sa aming mag-anak. Kahit ikaw ang naging kapalit? Hindi nakaimik si Nestle. Hindi alam kung ano ang isasagot kay Donald. Nagawa ko iyon. Naipilit ko kay Papa dahil nga sa laki ng pagmamahal ko sa iyo. Pero ngayon, paano ba kita mapapaligaya? Lalo mo akong susumbatan, Nestle. Pero hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Pag-iit ni Nestle. At hindi lamang naman nakabase sa physical side o sex ang kaligayahan ng mag-asawa. Sinasabi mo lamang yan dahil hindi mo ako gusto. Pero kung may katugon ang damdaming iyan sa pag-ibig ko sa iyo, meron pa bang titindi pa sa physical na pagpapadama ng pagmamahal kundi ang sex? Nainis na si Nestle. Eto ngayon, at parang siya pa ang nagpipilit sa kanyang sarili sa isang lalaking talaga namang ayaw niya. Okay, kung ganyan ang damdamin mo, wala akong magagawa. Eto na nga ako't nagpapakakumbaba na para lamang maging harmonious ang ating pagsasama. Sa iisang bubong, kung ayaw mo pala ay wala na akong magagawa. Humarap si Donald sa asawa. Nasa mukha naman ni Nestle ang resignation. Lalo lumungkot ang mukha. Talaga bang tapat sa loob mo ang sinabi mo, Nestle? Bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita sa iyo ang pagmamahal sa kabila ng lahat? Kahit kailan na hindi ako marunong magsinungaling, Donald. Nakita mo naman, lahat ay pinagtapat ko sa iyo. Hinabig niya ang asawa. Sa ngayon ay wala na siyang nararamdamang hinanakit dito.
nang ibabaw na naman ang matindi niyang pag-ibig kay Nestle at muli siyang lumigaya. Hindi ka magsisisi, Nestle. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong mapaligaya ka lang. Salamat, Donald. Nang gabing yun, ay magkatabi nang natulog ang mag-asawa. Tapat sa kanyang pangako. Sinikap ni Donald na maibigay kay Nestle ang hanggang maaari niyang maipadama sa asawa. Ang masusuyong paglalambing, maiinit na yakap at halik, ang hanggang sa maaari lamang niyang magawa sa isang nasa kalagayan niya. Sa lahat ng ito'y naging mapagbigay si Nestle, nilutupad din niya ang kanyang part of the bargain. Kinaumagahan, biglang nagising si Nestle na masamang masama ang pakiramdam. Masusuka siya at hilo-hilo. Sinikap niyang bumaba mula sa kama para hindi magising si Donald. Pero magaan ang tulog nito. Nestle, saan ka pupunta? Maaga pa ah. Donald, susuka ako. Daing naman niya. Bakit? Taranta na itong napabangon at lumigid sa kabilang panig ng higaan. Inalalayan si Nestle sa pagtayo. Halika, sasamahan kita sa banyo. Nang biglang parang masusuka na siya, tinakbo ni Nestle ang bathroom at pasuray-suray. Sumunod naman si Donald na nag-aalala. Patatawag ako ng doktor. Sabi nito na nasa likuran ni Nestle. Hindi na siya pansin na kinakausap. Hirap na hirap ito sa pagduduwal. Butil-butil ang pawis sa buong katawan at panayang hagod ni Donald sa likod ni Nestle. Donald? Daing ni Nestle nang mawala na ang bugso ng pagsusuka. Maghilamos ka, tek, at kukuha ako ng tuwalya. Kumuha ng tuwalya at ipinatuyo ang mukha ng asawang basang-basa. Kumusta ng pakiramdam mo? Hilong-hilo pa rin ako. Mahihiga ako, Donald. Sabi niya at nagpauna na sa paglabas sa alalay ng asawa. Inihiga niya si Nestle at inayos. Pikit na pikit si Nestle. Alon ng dibdib sa parang hirap na paghinga. Lalo namang na-alarm si Donald. Sandali lang ako, Nestle. Tatawag ako ng doktor. Tatawagan ko na rin ang mama ko. Tumangulang si Nestle na natiling marin sa pagkakapikit. Dumating ang family doctor ng mga Lopez, si Dr. Asi. Ano pang problema, Donald? Nasa si Mrs.? Dinala niya ito sa kanilang bedroom habang namumutla pa rin si Nestle at pawisan. Ineksamin ito ng doktor ng matagal. Marami ring tanong ito sa may sakit. Pangiting-ngiti naman ang doktor sa buong panahon na pag-i-examine niya kay Nestle. Doc? Wika ni Donald na hindi na nakatiis. Nilingon siya ni Dr. Aziz. Walang sakit si Nestle. Ang nangyayari sa kanya ay ang pinaka-natural na maaring mangyari sa isang may asawa. Buntis si Nestle. Pero para makatiyak ka, kung hindi ka basta maniniwala sa akin na magpapapregnancy test siya ngayon. Napadilat si Nestle. Pero bumugsong bigla ang hilo at muling pumikit. Hindi niya tuloy nakita ang biglaang pamumutla ni Donald. Ang pagbukat pagsara ng bibig nito at ang sunod-sunod na paglunok. Dahil buntis ang kanyang asawa. Pero hindi sa kanya ang magiging anak nito. Bagamat alam na niya kung bakit, sumilid pa rin ang sakit sa kanyang dibdib. Nasaktan din ang kanyang pagkalalaki. Lalo namang lumakas ang kaban ni Nestle. Nagbunga ang isang ulit nilang pagtatalik ni Fred. Pero sa iisang pagkakataon lamang yon, nang ipasya niyang gawin ang ginawa ay hindi na pumasok sa isip niya ang posibilidad na magbubunga iyon. Na ngayon inaganap na. At ano ang gagawin ni Donald para sa kanya? Kay Nestle. Isang kasakdulan na to. Parang hindi na siya matatanggap ng kabiyak. Kagabi lamang sila'y parang nagkasundo. At ngayon ay eto na. Lalong lumubha ang pangyayari. Bueno, Donald. Narito ang dalawang reseta. Ipabili mo agad. Ang isa'y para sa pagsawata ng kanyang pagsusuka at pagkahilo. At itong nasa ikalawa ay bitamina para sa ina at sa nabubuong sanggol sa kanyang tiyan. Sabay abot kay Donald ang dalawang reseta. Nakarecover na ng nilalaki sa pagkabigla at pilit ang ngiting inabot ang dalawang putol ng papel. Bakit mukhang takot ka, ha, Donald? Sabay naman tapik sa balikat nito. Kung sa bagay, ang pagdating ng isang sanggol sa bagong mag-asawa ay karaniwang nabibigay ng mixed feeling sa karaniwang bagong ina at ama
Lilipas din yan. Ang kasunod ay antisipasyon sa kanyang pagdating. Bika ng doktor at ipinatong palito ang palad sa tiyan ni Nestle. Ganun nga po, Doc. Nabigla lang kasi ako. Hindi ko alam na agad-agad ito. Nagkakamot pa siya ng batok. Okay, Mrs. Baling ng doktor kay Nestle. Magiging regular ang ating prenatal check-up. Bibigyan kita ng mahusay ng OB-GYN. Isang matalik na kaibigan ko para mapanatiling malusog at maayos ang iyong magiging baby. Meantime, inumin mo ang mga inireseta ko sa'yo. Nang maramdaman lamang ni Nestle na nag-iisa na siya, ay saka lamang binigyan laya ang nasa dibdib. Tumulo ang kanyang luha sa magkakahalong damdaming na darama. Lungkot, tuwa at takot. Lungkot dahil panibagong sama ng loob ang binigay niya kay Donald. Tuwa dahil may alaalang nasa kanya ang mula kay Fred na hindi na yata niya malilimot. Takot dahil baka hindi maging mabuti ang trato ni Donald sa kanya magiging anak. Nang marahang bumukas ng pinto pagkaraan ng mahihinang katok. Tuloy, marahang sabi ni Nestle. Kumusta ka na, iha? Huwi ka ni Mrs. Lopez ang kanyang biyanan. Nasa lubong ko si Dr. Aziz at si Donald. Sinabi sa akin ang good news. Patuloy na sabi nito habang lumalapit sa kanya. Nagtaka si Nestle. Di ba dapat ay magalit ito dahil paano magkakaanak si Donald sa kanya e wala na tong kakayahang matamna ng punla ang kanyang sinapupunan. Alam mo bang pinalaya mo ako? Lalo na siguro si Governor. Hindi ka ila sa iyo na paborito niyang anak si Donald. At hinagod ang bisig ng manugang. Kung ganun, lihim din sa mag-asawa ang trahedya ni Donald. Hindi na siya kumibo at talagang iba si Donald. Pambihirang lalaki. Sinarili ang kasawian kaysa bigyang alalahanin ang mga magulang. Bihira ito sa katulad niyang spoiled at may kaya. Ako rin po maligaya. Napilit naman na sabi ni Nestle. Hindi na kita iistorbohin, Nestle. Magpahinga ka na at matulog. Susundin mong lahat ang bilin ng doktor. Ayokong may mangyari sa ating magiging baby. Tubayo na siya para umuwi. Hindi naman nagtagal at pumasok na muli si Donald. Nestle? Tawag niya sa asawa. Dumilat si Nestle. Donald, anong pasya mo? Maari akong umalis anytime, hindi ko alam na ganito ang mangyayari, Donald. Ano bang pinagsasasabi mo, Nestle? Hindi mo ba naiintindihan ang pangyayari? Niloob ng langit na bigyan ako ng pagkakatao maging tatay sa kabila ng kapansanan ko. Hindi ba napakalaking grasya yan? Hindi ka aalis, Nestle. Hanggang gugustuhin mong maging bahagi ako ng buhay mo, ay dirito ka at mabubuhay tayo ng normal. Pipiliting maging maligaya. At hinaplos niya ang pawisang noo ni Nestle. Muli namang napaiyak si Nestle. Yun lamang ang sagot niya sa kabaitan ni Donald. Chapter 8 Finale. Matuling lumipas ang buwan. Wala nang balita si Nestle kay Lovely. At lalong wala tungkol kay Fred. Unti-unti ay nasasali na siya sa kanyang buhay sa piling ni Donald. Mapagmahal, maalalahanin. Parang ito talaga ang ama ng kanyang magiging anak. Unti-unti ay napapanatag na siya. Bagaman nasa puso pa rin niya ang masidhing pagmamahal sa binatang dating kasintahan. Madalas ding dumalaw sa kanya ang mga magulang. Nestle, kung hindi sa kabaitan mo, hindi na ako makakaahon. Sabi minsan ni Mang Oscar nang dumalaw sa kanya. Papa, please, huwag na natin pag-usapan pa ang tungkol doon. Tapos na yun at eto na tayo. Natutuwa lamang ako, anak, dahil na mapigil ang pag-unlad ng exporting ng mangga at saging sa Asia at Amerika. Lalo na gayong all year around na ang harvest ng mga pangunahing prutas nating to. Kung magpapatuloy ang ganito, sambot naman ni Aling Sarah. Nakwenta na naming sa loob ng 5 taon, ay makakabawi tayo at mababayaran natin hanggang sa huling sentimo ang mga utang natin sa iyong mga biyanan. Yan ang gawin ninyo. Mabuti na ang wala silang masasabi sa atin.
Mas malaking tubo naman ang binibigay natin sa kanila. Ako, Papa, Mama, at ang aming magiging apo. Pagyayabang naman ni Mang Oscar. Hindi siya kumibo. Sa kanila lamang ni Donald ang lihim na yon. Lihim na mabubunyag lamang kung si Donald ang magsasabi. Kahit saan tingnan, sa panlabas na anyo ng buhay ng mag-asawa, ay wala makikita kundi maligayang pagsasama ang sa kanila. Malakas ang construction business si Donald, na ayon sa mga nakakakita ay sa pagiging buenas ng pinagbubuntis si Nestle. Nang ikasal sila ay pagbagsak na yon. Pero mula nang maglihi si Nestle, ay malalaking kontrata ang nakukuha ni Donald. Nagugustuhan ng kanyang architectural capability ng kanyang mga kliyente. Hindi naman to pinagkakailan ni Donald. Lagi niyang sinasang-ayunan ang mga pampansing iyon. At si Nestle ay humingiti lamang. Pero para kay Nestle, isang walang katapusan na yatang pagkukunwari ang kanyang buhay sa piling ni Donald. Totoo, wala na siyang mahihiling pa sa pakikisama sa kanya ni Donald. Hindi pa rin niya madamang mahal niya to. Para sa kanya, si Fred lamang ang maaaring makapagpadama sa kanya ng hinahanap na pagmamahal. Bagaman sinusiklian niya ang lahat ng kabutiyang pinapakita ng asawa sa kanya sa pamamagitan ng pagtupad ng tungkulin ng isang mabuting may bahay dito. Hating gabi, nang sumakit ang tiyan ni Nestle, taranta si Donald at hindi malaman ang gagawin. Parang siyang talagang ama ng isisilang ng asawa. Nestle, huwag ka muna manganak ha. Tarantang sabi nito habang nagbibihis. Kahit nagkakandang iwi na si Nestle sa sakit ng tiyan at balakang, eh hindi niya napigil ang mapangiti. Donald, hindi ko naman mapipigil to kung talaga lalabas na. Hirap na sabi ni Nestle. Ganun ba? Naku, Tena, kakargahin na kita sa kotse. Sabay dampot nito sa overnight bag na pinaglagyan ni Nestle ng mga dadalhin sa ospital. Susmi, Donald, huwag kang mataranta. Tawagin mo ang katulong at tignan niyo ako sa ospital. Saka lang parang natuuhan si Donald. At patakbong lumabas ng silid. At nang magbalik ay kasama na si Lusing, ang personal na maid ni Nestle. Isang malunsog na sanggol na babae ang anak ni Nestle. Hindi naman nahirapang gaano ito at lumabas na ang panganay na anak. Ang swerte mo, Nestle. Wika ni Aling Sara. Karaniwang sa nanganganay na inihihirapan sa panganganak. Tama si Balae. Tugon naman ni Mrs. Lopez. Ako nga halos mamatay ng ipanganak ko ang Kuya Arnold ni Donald. Panayo kasi ang dasal ko. Sagot naman ni Nestle na naghahanda na sa paglabas ng ospital. At hindi naman niya ako pinabayaan. Sulit ang lahat nating paghihintay sa anak ko. Natutuwa namang sabi ni Donald. Mariin ang pagkakabigkas sa salitang anak kaya napatingin si Nestle sa kanya. Sino kayang kamukha? Tanong ni Mrs. Lopez at kinuha mula sa nurse ang sanggol. Bigla ang kaba ni Nestle. Paano kung kahit konti eh hindi nila makita na may hawag ito kay Donald? Maghinala kaya sila? Hindi siya makakibo. Lumapit sa kanya si Donald at inakbayan si Nestle. Ang gusto ko'y makamukha siya ng asawa ko. Hindi ko ma-imagine na maging kamukha ko at magmukhang macho ang dalaga ko. Nagtatawang sabi at tumungo pa kay Nestle at hinalikan siya sa pisingi. Sinalubong ni Nestle ng titig ang mga mata ng asawa. Wala siyang nabasang pagkukunwari sa sinabi nito. Mahal na mahal siya. At sakalang siya natahimik. Ikailan ba ang binyagan? Tanong naman ni Governor Lopez na panay ang halik sa kamay ng baby. Ang papa, hindi pa nga nakaka-uwi si Clarice, binyagan agad ang sinasabi. Kantsaw ni Donald sa ama. Nanatiling nakangiti lamang si Nestle. Aba, gusto niyo maging Kristiyano agad dito? At sagot namin ng mama niyo ang gastos. Balae, bigyan naman ninyo kami ng parte sa apo natin. Sabad naman ni Mang Oscar. Bakit hindi natin hatiin? Halo na rin ni Aling Sara. Dahil ngayon lang makakasaksi ang tagarito sa atin ng isang marangyang binyagan. Mama, Papa, magpapatawa naman ni Donald. Sige, paghatian ninyo. Kami naman ni Nestle may parte rin diyan. Kami ang pipili na magiging ninong at ninang ni Clarice. Donald,
Si Lovely. Gusto ko siyang maging isa sa ninang ni Clarice. Approve! Sige. Paglalakas-lakas mo'y pupuntahan natin si Lovely sa Maynila. Hindi na siya kumibo at nagbalik na kasi ang sekretarya ni Donald. Nag-aasikaso sa pagbabayad ng bill ng ospital. Handa na rin silang lumabas. Ako na ang magdadala sa baby. Sabi agad ni Nestle nang makitang parang mag-aagawa ng magbalaing babae sa pagkuha kay Clarice. Wala namang tumutol sa sinabi niya. Kaya kalong ito na nakasakay sa wheelchair ay lumabas sila sa ospital. Nauuna si Nestle. Tulak ni Donald kasunod ang dalawang set ng mga lolo at lola. Si Donald ang nagpapaalala kay Nestle tungkol sa pagkonta kay Lovely. Tinawagan ko siya sa dati naming dorm, Donald, pero wala na raw siya doon. Lumipat na. At hindi man lang ako kinonta kung nagsabi sa akin. Nalungkot siguro si Lovely dahil nasanay na siyang kasama ka. Pagkatapos ay inagaw kita sa kanya. Hayan ka na naman, Donald. Nagparunggit ka na naman. Paano ba ako mapapanatag kung ganyan ka? Sumbat naman niya kay Donald. Sorry, Nestle, hindi na mauulit. At hinalikan siya nito sa labi. Napapikit si Nestle. Hanggang ganun na lamang si Donald, payakap-yakap at palik-halik. Ito ang isang bagay na kailangan niyang kasanayan sa buong buhay niya. Bakit, Nestle? Nag-aalala lang sabi nito. Wala. Naalala ko lang si Lovely. Pagkakailan niya. Are you sure yun lang? May paringgit para kay Nestle ang dating ng tanong na iyon na ikinirita niya. For Diyos, for Santo, Donald. Spare mo ako ng ganyang mga parunggit. Mag-iisang taon na tayong kasal at nakita mo namang nagsisikap ako maging mabuting asawa sa'yo. Hindi na ito kumibo at lumayo na lang kay Nestle. Isang linggo, bago binyagan si Clarice ay napilitang lumuwas si Nestle sa Maynila. Kasama si Lucing. Bago iyon ay ilang ulit siyang tumawag kay Aling Pura. Nagbabaka sakaling mapasyal doon si Lovely. Nagbili na siya sa dating kasera na kung pupunta si Lovely ay patawagin sa kanya at ito nga ang magiging ninang ng kanyang anak. Pero bigo, kaya nga pinilit siyang lumuwas si Donald. Sana ikaw na lang ang sumama sa akin pagyayaan ni Nestle. Gusto ko nga, pero may inaasikaso akong isang malaking project kaya hindi ako nakasama sa iyo. At eto nga sa kanya ng aeroplano ay paluwas si Nalusing sa Maynila. May pinsan si Lovely sa Paranaque. Minsan na siyang naisama ni Lovely doon nung bagong magkaibigan pa lamang sila. Baka sakaling may maibigay na impormasyon nito kung saan naroon si Lovely. Palayo na ng palayo ang aeroplano sa Iloilo. At lalo nagsusumiksik sa isip ni Nestle si Fred. Paano kung magkita silang muli? Ano ba ang magiging damdamin niya? Mapigil kaya niya ang sariling hindi ipaalam dito ang tungkol kay Clarice? Hinapa niya ang sarili. Ngayong malayo siya sa asawa na pinagpipilitan niyang mahalin, may nabago na ba sa kanyang damdamin para kay Fred? Naguguluhan siya. Ang mga sagot niya sa sariling katanungan ay malabo na. Salit-salit, samot-samot. Marahil, kapag kaharap na niya si Fred ay sa kanya masasagot ang maraming katanungan niya sa sarili. Pasado alas 10 na lumapag sila sa Manila Airport. Kumain muna sila ng tanghalian sa isa sa mga restaurant doon bago kumuha ng taxi si Nestle at nagpahatid sa papuntang bayan. Bakit ba Ate Nestle? Yung pupuntahan ba natin ang gusto mong maging ninang ni Clarice? Ang layo pala ng bahay? Tanong ni Lucing. Best friend ko kasi siya. Marami kaming masasayang sandali na magkasama. Nagsishare ng secrets at kung ano-ano pa. At higit sa lahat, mabait si Lovely. Masayahin at very understanding. E paano kung hindi siya natin makita, Ate? Makikita natin siya. Imposibleng hindi. Isa-isang pinsan niya yun dito sa Metro Manila yung pupuntahan natin. Siyempre, alam niya kung saan matatagpuan si Lovely. Kailangan makita ko siya. Sabi ni Nestle sa kanyang sarili. Hindi lamang para sabihin ninang siya ng aming anak ni Fred. Kung gusto rin niyang makabalita tungkol sa kanyang mahal na si Fred. Naninibago na si Nestle sa lugar na kinatitirikan ng pinsan ni Lovely. Si Dory. Mas marami ngayong mga bahay na nakatirik doon. At datig-datig na. Nawala na ang mga spaces na dati nakapagitan sa bawat bahay. Natirikan na rin ito ng bahay na di man kagandahan ay napipinturahan.
Ate, magtanong tayo. Narito na rin lang tayo ah. Hindi naman probinsya to na magkakakilala ang magkakapitbahay. Baka sakali lang ate, walang mabawala sa atin. Pumimilit naman ni Lucy. Lumapit sila sa isang tindahan at nagtanong. Ah, si Dory, yung binkulana na may mahabang buhok? Yun nga, hindi ko lang matandaan ang kanyang apelido. Diyan sa kabila, diyan ang bahay nila dati pero umalis na sila riyan. Lumipat na. Ang sabi sa amin, magsasama na sila sa bahay ng isa pang pinsan niya. Sinabi ho ba sa inyo kung saan sila lilipat? Teka yun, nasa nanay ko ang address. Nag-asawa yata yung pinsan niyang yun at nagsarili ng bahay. Dahil walang kasama ay si Dory ang kinuha. Lumabas na ito at tinawag ang ina. Lumabas naman ang maedad ng babae dalang isang kalendaryo. Ah, si Dory ba? Eto. At ibinigay sa kanila ang address. Malayo yata rito ha? Salamat ho. Malayo nga po rito ang nilipatan nila. Kinupian ni Nestle ang nakasulat na address sa kalendaryo. Nasa taxi na sila nang magsabi si Lucing. Ate, may tiyahin ako sa lugar na yan. Pag naroon ako, alam ko na yung pupuntahan natin. Baka pwedeng dun muna ako? Pagkatapos ay sunduin mo na lang ako dun. Sige, malapit lang naman sa pupuntahan ko yun, Lucing. Isang kaibigan ko ang dating nakatira doon kaya alam ko. Sagot niya. Si Fred ang kaibigang yun na kanyang tinutukoy. Nanonood naman ng telebisyon si Lovely nang magpatao po si Nestle. Gulat na gulat ito nang makita siya. Pansin nga ni Nestle ay namutla pa ang dalaga. Nakaduster ito. Naalala niya ang ayaw noon ni Lovely na magsuot ng ganun. Hindi mo ba ako patutuloyin, Lovely? Nakangiti niyang sabi sa kaibigan na nagbukas ng pinto. At kailan ka pa natutong magsuot ng duster? Tuloy ka. Para namang takot na bantulot na sabi niya. Tumuloy si Nestle. Mag-iisang taon tayong hindi nakita, Lovely. At hindi napigil ni Nestle ang sarili. Naniyakap si Lovely ng mahigpit. Kumusta ka na? Bakit ka umalis sa dorm? Si Lovely naman ang kumala sa pagkakayakap ng kaibigan. Umiiyak na to at nakatungo. Bakit, Lovely? May nangyari ba sa iyo? Umiling si Lovely at sige pa rin sa pag-iyak. Naparito ako sa Maynila at talagang hinahanap kita, Lovely. Dahil may baby na ako. Magpapabinyag ako next week at ikaw ang gusto kong maging ninang niya. Nakatuon sa mukha ng kaibigan ang kanyang tingin. Lovely, may problema ka? At saka hinagod ang tingin ng kabuuan nito. At buntis ka? Bulalas niya. Tumango naman si Lovely pero nanatiling nakatungo. Ikaw pala ang sinasabi ng dating kapitbahay ni Dory na pinsan niyang nag-asawa. Kailan pa? Bakit hindi mo man lang ako pinagsabihan, Lovely? Nagdaramdam na sabi ni Nestle. Biglaan, Nestle. Sisigok-sigok na sabi pa nito. Maniwala kang hindi ko sinasadya to. At saka lalong nag-iiyak. Napakunot naman si Nestle. Ngayon lang siya nakakita ng ganong reaksyon ng isang babaeng nag-asawa. Bakit? Ano ba talaga ang problema mo? Tanong ni Nestle. Makakatulong ba ako? May bago ka na bang boyfriend at tinakbuhan ka? Umiling ito at sumugod ng yakap kay Nestle. Nestle? Si Fred? At humagulgol ito. Ano ka ba? Magsalita ka nga. Riddle ang pinagsasasabi mo't hindi kita maintindihan eh. Kumala si Lovely sa kaibigan at naupo. Pinakalma ang sarili. Hindi ko sinasadya, Nestle. Si Fred. Awang-awa ako sa kanya nung pumunta siya sa boarding house isang gabi. Ilang araw pagkatapos umuwi ako galing sa inyo. Pagsasalaysay ni Lovely. Si Fred ang kinukwento ni Lovely. At anong koneksyon nito sa pag-iyak nito? Nag-iisip siyang mabuti. Lasing na lasing siya, Nestle. Umiiyak. Talagang matinding pagdaramdam ang nasa puso niya dahil sa nangyari. At nagagalit siya sa kanyang sarili. Bakit hindi niya napatay si Donald? Nabasa raw niya sa mga pahayagan at napanood sa TV na nakaligtas ito.
Pinayapa ko siya at inalo. Pinangaralan. Sabi ko, marami namang babaeng pwedeng ipalit niya sa'yo. Pero lagi siyang sumusumpang ikaw lang ang babae para sa kanya. Ewan ko kung sa sobrang awa o naging challenge sa akin. Inakit ko si Fred. Minsang dumalaw siya sa dorm para ihinga na naman ang kanyang sama ng loob at may nangyari sa amin. Lovely? Hindi naman makapaniwala ang tawag ni Nestle sa kaibigan. Naramdaman niya bigla ang bugso ng kanyang galit at selos. Paano mo nagawa sa akin yun? Pero Nestle, kasal na kayo ni Donald. Naisip kong dapat natulungan ng isang nangangailangan na tulad ni Fred. Kaya lang, pagkaraan ng maraming araw naming pagiging magkalapit, saka ko naramdamang hindi lang palaawa ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko na siya, Nestle. Mahal na mahal. Oo, inamin ko para na rin nagtaksil ako sa ating pagkakaibigan. Nang gawin ko yon. Pero paano naman si Fred? At ngayon, paano ako? Kahit paano nakabawas sa kanyang pagdadalamhati ang aming relasyon, Nestle. Pinapahid niya ang kanyang mga luha. Hindi naman makakibo ang nakikinig na si Nestle. Hindi nga niya malaman kung anong iisipin sa biglang pagkaalam ng nangyari. Tama si Lovely. Kasal na siya kay Donald. At si Nestle, hindi nga niya malaman kung anong iisipin sa nagsabing kakalimutan na niya si Fred. Pero bakit sa harap ng katotohanan ito, ay naroroon pa rin ang sakit? At parang ayaw niyang ibigay si Fred sa ibang babae kahit na kay Lovely. Naroroon pa rin sa kanyang paghahangad na isang araw ay makabalik siya kay Fred. Nestle, kasal na kami ni Fred. Siya nagpilit alang-alang daw sa aming magiging anak. At iyon na ang pinakamatindi niyang narinig. Kahit kailan hindi na magiging kanya si Fred, may iba nang nagmamay-ari rito. Gaya ng sabi niya noong sa dating katipan, na sana'y makatagpo ka ng isang babaeng makakapalit ng pagmamahal ko. At nakita nga nito o nakita siya nito. Si Lovely. Kilala niya si Lovely. Mabait, matapat at mapagmahal. Meron pa ba siyang mahihiling na makapalit niya sa puso ni Fred kundi ito? Biglang naglinaw ang kanyang isip. Talagang ganun pala ang buhay. Dumating ang mga pangyayaring kung minsan naman kabaliktaran ang inaasahan. Na kung minsan naman ay nagiging magandang katotohanan. Hindi na pwedeng maging kanya si Fred. At siya para rito. At nakakaligaya na sa kanya, si Lovely ang natagpuan nito bilang kapalit niya. At iyon na ang katotohanan. Wala nang maaaring makapagpabago pa sa katotohanan iyon. Tumayo si Nestle at tumayo rin si Lovely. Tungong-tungong humakbang si Nestle palapit sa kaibigan at mahigpit na niyakap ito. Lovely, mahalin mo siya at ang inyong magiging anak. Huwag mo nang sabihin na kita tayo. Pabayaan na nating matahimik si Fred. Pinatatawad mo na ako, Nestle. Wala ka namang kasalanan, Lovely. Dapat nga ay ako ang magpasalamat at sinigip mo si Fred. Naalis na ako. Siguro, ito na ang huli nating pagkikita. Ang anak mo, Nestle. Anak namin ni Donald, Lovely. Babae siya at maganda. Sayang at hindi mo na siya makikita. Hindi na rin makikita at makikilala ni Fred ang kanyang anak na isa loob ni Nestle. Mas makabubuti yun para sa lahat. Sa kanya at kay Fred at kay Donald. Walang lingon-likod si Nestle nang iwan ang kaibigan. Itinapon niya ang kaputol na papel na kinasusulatan ng address ito. Wala na siyang hagad na balikan pa ang bahay na yun. Katulad din ang kawalanan niya ng hangaring makita si Fred at maging si Lovely. Kahit paano'y nasaktan din siya sa nangyari dahil mahal niya si Fred. Hindi mo nakita ang bahay, Ate Nestle? Tanong naman sa kanya ni Lusing. Hindi nga. Kaya tayo na sa airport. Magbaka sakali tayo makakuha ng upuan. Uuwi na rin tayo ngayon. Ate Nestle, akala ko pa naman. Makakatikim ako matulog sa isang 5-star hotel. Yun pala, uuwi rin tayo. Yun lang ba ang gusto mo, Lusing? Pabayaan mo. Pag nag-asawa ka,
1 week stay sa 5-star hotel ang wedding gift ko sa iyo. Magaana ang kanyang dibdib sa sabi. Talaga ate? Tatandaan ko yan ha. Tumango naman si Nestle. Malayo na inilakbayan ng kanyang isip. Sa Iloilo, sa kanyang anak at kay Donald. Gulat na gulat si Donald nang makitang nasa likuran na niya ang asawa. Abala siya sa pagpapatulog sa batang si Clarice na iyak ng iyak. Bakit narito na kayo? Inaabot niya kay Nestle ang bata. Akala ko ba bukas pa ng gabi kayo uuwi? Ngumiti lang si Nestle at nakaupo na si Donald sa kanyang working table sa isang panig ng kanilang bedroom. Nilingon lang ni Nestle at pinagpatuloy na ang pagbabasa. Inilak naman ni Nestle ang pinto ng silid at saka lumapit kay Donald. Hinagaw ang binabasa nito at inilagay sa isang panig ng mesa. Bakit? Tanong ni Donald. Maghapon akong nawala, Donald. Nagmamadali akong umuwi. Hindi na pala ako sanay na malayo sa inyo ni Clarice. Nang matagal. Nakangiting pahayag nito. Napamaang naman si Donald. Ang ibig mong sabihin eh, nananabik ka rin sa akin? Pagkaraan ng saglit na pagtataka, ay sabi nito sa kanya. Ngumiti lang si Nestle at ibinuka ang kanyang mga bibig. Hindi na kailangan ni Donald ang isa pang anyaya. Mabilis na naikulong ng kanyang yakap si Nestle. Mahigpit na mahigpit. Ang ibig mo bang sabihin ay matututuhan mo na akong mahalin, Nestle? Tumango si Nestle mula sa pagkakasubsob niya sa dibdib ni Donald. Hindi niya napigil ang pag-iyak na bumasa sa dibdib ng asawa. Kaunting panahon pa, bulong niya sa sarili. Ngayon ay wala ng dahilan para hindi niya malimot ng tuluyan si Fred. May katiyakan na siya sa kalagayan nito. Bawas na ang guilt niya para rito. May mapagmahal siyang asawa na hindi mahirap ilapit sa puso. At kahit na may kapansanan, ay nagpipilit ibinigay sa kanya ang kaligayahang sa paraang kaya nito. At si Clarice, ang tanging sanla sa kanya ng isang minamahal. Sa lahat ng ito, may mahihiling pa ba siya? Lumubog ang pagkakayakap sa kanya ni Donald. Itinunghay niya ang kanyang mukha sa mga pisngi. At ang halik na iyon ang tumutuyo sa kanyang mga luha. Saka muli siyang niyakap. Nestle, huwag ka na sanang iiyak. Ayoko nakikita kang may luha. Bulong ng asawa. Dahil ako ang nahihirapan. Tumango si Nestle at sinalubong ang mukha sa dibdib na lalaki magiging kasama niya habang buhay. Totoo. Hindi pa rin niya ganap na malilimot si Fred. Dahil kay Clarice. Pero alam niyang lalabo na ang mga alaala niyon. Palalabuin ng matapat na pagtingin ng kanyang asawa na si Donald. At dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni na Donald at Nestle. Naway nag-enjoy kayo at muling na in love. Samahan po ninyo ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, nais ko pong pasalamatan ang lahat na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga kwento ng MAZ Stories, pati na rin sa mga kwento ni Simply Mamang. At humihiling pa po ako ng isa pang suporta para sa bago naming channel, ang Miss Romantica. Muli, maraming salamat po. God bless us all!